Hi there, Perfdicaster here, and welcome to my channel. And for today's Perf Talk, we have Wonderkind Joko Riantaso. Hello. Hello, Jox. Kumusta? Hello, guys. Okay lang naman. Nagi-productive naman. Keeping myself productive ngayong quarantine. Quarantine pa rin dito eh. So, quarantine lahat kami. Magla-lockdown ulit. As of this shooting. So, paglabas nito, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon. Yeah, but you know, wala, matigas ulo mo, di. Ganun talaga. Yun ang mangyayari. Ganun talaga. Okay, so you've seen the previous Perf Talks with the other players, no? Okay, so this will be more of the same. We'll invite the viewers, parang behind the scenes into your brain. Parang ganun. So we'll just talk about kwen lang, guitar banter lang. We'll talk about, you know, the how you started. We'll talk about gear, we'll talk about the creative process and why you do what you do, tsaka yung mga future na plans mo. Okay? Yes. Actually, nakaka-excite kasi nga ang tagal na since nakapag-nerd out ako. Kasama ko lang si Mama at si Papa dito. Wala ko ibang kausap. Okay, so gagawin natin yun. So, bahala na kung gaano katagal tong video na to. Or at least yung series na to. Okay, so let's start from the very beginning. How old were you when you picked up the guitar? When I was 7, kasi naghingi ako ng electric. Actually, naghingi lang ako guitar kay Papa noon. And na-inspire ako kasi yung dad ko nag-uwi ng Mr. Big CD. Oh, aling CD? Live from San Francisco, okay, 1992. Okay. Yeah. Yun yung tapos nung binili niya yun, si Papa, sobrang nostalgic. Nakakita rin siya ng Mr. Big CD. So, paulit-ulit ang Green Tinted, Addicted to That Rush, mga ganyan. E ako naman, ang linook ko yung guitar solo ni Paul Gilbert. Tapos, paulit-ulit lang siyang paulit-ulit lang siyang piniplay ko pag walang gumagamit ng TV sa amin. Tapos, meron akong toy guitar noon. Yung mga Changge guitars na pang baby. Kinagkukunyari lang ako na ako yung gumagawa ng mga ginagawa ni Paul Gilbert. Eh nung Christmas na 'yon, naghingi ako ng guitar sa dad ko. And ayun, pero nung 7 ako, hindi ko masyado seryoso kasi parang laruan lang sa akin yung gitara noon. Mahilig rin ako sa mga ibang bagay like skateboarding, basketball. Pero mga 2 years din akong natenga sa gitara. And nabalik lang actually nung yung dad ko bumili ng Guitar Hero para sa Xbox namin. And ayun, nahilig ako Guitar Hero. Pero lagi niya akong tinatalo. Nung visit ako noon. Grabe addict rin yung dad ko Guitar Hero noon. Minsan tulog na ako mga 1 a.m. Siyempre, 9 years old ako noon, di rin ako sanay magpuyat. Eh si Papa, mga matutulog na lang ng mga alas 4, nagigitar hero pa din. So, praktisado. And yung number one na ginajam namin ni Papa sa Guitar Hero, Cliffs of Dover, Eric Johnson. Sa Guitar Hero 3 yun eh. And yun yung favorite song ko sa buong setlist ng Guitar Hero 3. And ayun, na-frustrate ako, lagi ako tinatalo ni Papa. So, naisip ko, aral na lang ako ng totoong gitara. And ayun, dun na lang nabalik yung love ko for guitar. Napilitan ako mag-practice, na-addict ako ulit. And ayun, nag-start na ulit yung passion. Nung nag-decide kang mag-aral ng tunay na gitara, did you do it on your own or kumuha ka ng lessons? Halo-halo din eh. Kasi noong una nag-formal lesson ako sa mall.
sa Casa Musica. Then ano, yung natutunan ko doon mga scale shapes, basic chords, 7 chords, mga ganun, mga basic stuff lang. Tapos dinala ko na lang sa bahay after ng mga sessions ko. Then inaral ko na lang mag-isa yung ano, yung mga ibang lessons na binigay sa akin ng Casa Musica. Tapos siyempre na dun sa mga scales na exercise din yung kamay ko. Then nag-cover na ako ng mga metal stuff, mga metal songs. Anong metal stuff? Nag-start ako sa Pantera. Cowboys from Hell yung mga 12 years old ako. Okay. 12 years old ako, Cowboys from Hell, mga Black Velvet, Avenged Sevenfold, mga ganun. Tapos ano, tingin ko cool na ako nun kasi nga nakapag 3-string sweep ako and whatever. So, yeah, anong age mo dito nun? Mga 12 years old ako. Okay. Then noong naging 13 na ako, yung marunong na rin ako, na-introduce ako sa blues. In-introduce ako sa blues ni Medel Miguel, or ang tawag ko sa kanya, Tatay Ambo or Tito Amboy. Based na siya sa US ngayon. So, tinuruan niya ako ng mas malalim na theory. So, modes, chord extensions, mga ganon. And sabi niya, apply mo sa blues to. And dun nagsimula yung hilig ko sa soloing and stuff. And after kay Tito Ambo, tinuturuan din ako ni Tito Kenneth. Si Kenneth Dilagan. Okay. Kasi best friend siya ni yeah. Papa. Minsan magiinuman sila sa bahay, bubuntot ako sa kanila, Tito Kenneth, pwede mo paturo. So may mga tinuro siya sa akin, mga licks. Iniwanan niya ako ng notebook ng mga napulot niya over the years, mga scale shapes, mga secrets, mga gano'n. And ayun, dinagdagan ako ng baon ng mga ni Tito Kenneth. Si Kenneth, siya yung library ng Paul Gilbert Licks. Di ba? Tapos ano, tinuruan niya akong mga ascending minor scales na sobrang bilis. Tapos, yung first Eric Johnson lick na natutun, yung first Eric Johnson style lick na alam ko, galing kay Tito Kenneth. And yun, dinala ko siya till now, yung Eric Johnson lick na yun. Tapos, yun yung masasabi kong pet lick ko. So, ayun, si Tito Kenneth, daming tinuro sa akin at binauna na ako ng mga sangkatutak na licks and skills and secrets. Nice. And then, dati pinapanood ko yung dad mo tsaka si Kenneth sa, napanood ko yung gig nila sa San Agustin eh. Kinanta ng dad mo yung Dreams ng Van Halen. Oh, favorite nila yun. Ganun, dami rin kwento sa akin si Papa tungkol sa gig days niya eh. Tapos, nakwento nyo, nagkabanda rin daw kayo before. Oo. Oh. Kasi, magkapit-bahay po kayo. Same street. Yes. Oh, tapos yung dad mo, kawork niya yung wife ko sa Publicis dati. Nakwento nga rin ni Papa. Siya si J-Boy kasi meron din sila isang kasama na J-Girl naman. Anyway. May nickname pala si Papa na J-Boy. yun, J. Sorry for telling your secret. For spilling your secret. And then, after nun, gaano katagal bago ka nagbanda? Nagbabanda na ako. How old were you when you started gigging? I was 14. Yung mga banda ko noong mga 12, 13 ako, mga school talent shows, mga school battle of the bands and stuff. Pero yung first gig ko
14 ako sa BF Paranaque Apache Bar pa noon. Pero pupunta-punta na ako sa mga open jams noon, open mics, mga open blues jams sa Roadhouse, sa 1951. Noong time na yun, okay ka lang pumasok sa bars? Kasama ko naman bad ko eh. Okay. So, pero kung pwede ko lang orderin Coke Zero, tapos... Dapat lang. So, tapos, ayun, bago ako gumig, naka-ikot na rin ako, dami na rin ako nakilala sa eksena dahil nakilala ko sila sa mga jams. So, nung gumig ako, ayun, diretso na. Yung tag dito, sa mga talent show, sino yung kasama mong tumugtog? Yung mga 12 ako, mga classmates ko. Oh, okay. Na actually, hindi naman sila mahilig. Mga super best friends ko lang sila. Tapos naisipan lang namin sumali. And tinuruan ko na lang sila mag-bass, mag-drums. Tapos ano, sa studio time na pupunta yung allowance ko nun. So, and then, nung mga 14 ka, sino na yung mga kasama mag-gig sa venues? Yung unang nakasama ko sa gigs, si Nikki Dimaano, tapos si, tas yung kuya niya, si Kuya Igoy. Yun yung first ever Mean Jay. Nakasama ko sila sa School of Rock. Okay. Oh, okay. Mean Jay na yun. Sa Green Hills. Pero may mga nakabanda na ako during time ko sa School of Rock. Pero mga small gigs lang, tas mga karamihan, most of the time, practice, mga ganun. Ngayon, mula ba nung nagigig ka, nag-decide ka na ito yung gagawin mo for the rest of your life? Nung time na yun, di ko pa alam eh. Actually, nung high school ako, ang gusto ko gawin, mag-electric engineer. Kasi gusto ko gumawa ng mga pedal. Pero, na-realize ko, yung performing side talaga ako komportable. So, doon ako nag-focus. Around that time, full-time na yung, yung guitar na yung nag-take over sa lahat ng ginagawa mo? Or were you still doing other things? Mostly guitar na talaga eh. Hindi ko na pinapansin yung skateboard ko. Hindi na ako sumasali sa intrams ko yun, sa basketball. And ayun, mas nag-focus ako sa pagpa-practice. Like, mga high school ako kaysa sumama sa mga friends ko mag-mall, kahit may malapit na mall sa school ko. Diretso na ako uwi kasi, para makapag-gitara na din. and gano'ng katagal yung practice sessions mo nun? Yeah, mga makauwi ako mga 4 o'clock. Tapos hindi ako gagawa ng assignment. So, umabot din ako ng mga 6 na oras nun eh. Every day? Halos. So, mga 4 to 6 hours. Pupuyat ako. Tapos, sa school ko na lang gagawin yung assignment, yung mga assignments and homeworks. Okay. Hindi ka naman na trouble for doing that? Yung, like... Hindi naman. Kasi may condition yung dad ko eh. Mayroon akong kailangan na grade average para makapag-itara. Okay. Good. Oh, kasi ganun din ako nung nagsisimula ako eh. Nung nag-decide ako na gagawin ko to. 4 to 6 hours every day. Pero ako naman, after ko naggumawa ng assignment. So, ginagawa ko muna yun bago ako magigitara. And then... Hindi siya nakapagawa pa din ng assignment. Oh, well, minsan nakakalimutan, but you know, para... tag dito, para tuloy-tuloy lang yung gusto mong gawin, dapat gawin mo rin yung hindi mo gusto. Totoo. Oh. So, yun ang kailangan yung lahat para gumaling. hindi yung puro wish lang or puro sana, 'di ba? Kailangan mong trabahuin. Ayun nga, sabi sa akin ng mga elders ko,
nasa Diyos ang awa, nasa tao. Yes, yes. Exactly. So, aside from the gigs around town, ano pa yung mga gigs na tinatarget mo? Nung around that time, Ninjina. Wala akong tinatarget nun actually. Gusto ko lang talaga tumugtog ng tumugtog. Sino yung naghahanap ng gigs? Kami ng bandmates ko. Tapos tinutulungan din ako ni Papa. Na ito, ginaguide niya ako. Ito gawin mo, kontakin mo si ganyan. Ah, hindi siya yung kumukuha ng gigs para sa'yo. Tinuturo ka lang kung saan mo kukunin. Tinuruan din niya ako, halo, actually. May gigs na siya kukuha, siya yung nakahanap. Tapos may gigs na ako yung kinontak or ako yung nag-message. Tapos may gigs na rin yung mga kabanda ko yung nag-message. Yun ang maganda kasi hindi lang basta binigay sa'yo yung mga gigs eh. Ikaw rin yung nagkusa na maghanap. May iba din na akala nila pag magaling ka na, ikaw na lang yung tatawagan. Hindi. Na-realize ko rin yun. Ano? Actually, may time nga na wala kami makuha ang gig. Tapos sobrang nalungkot ako. Tapos sabi ko, naalala ko talaga yung commercial na practice ako ng practice. Tapos, hindi lang sa skill and or yung content ng banda nung yung kailangan mo focusan, pati networking, establishing connections, building relationships. So, dun din yung natutunan ko nung gumigig ako. Oo. Kasi yung business side ng, well, actually, business and administrative side ng musical career, hindi kasi siya kasing garbo tingnan or kasing glamorous or kasing, alam mo yun. Kaya hindi napapansin ng mga tao yun eh. Alam mo yun. Pero, yung nakikita lang nila yung performance mismo eh. Yung hindi nila, di ko alam kung nakikita ba nila yung journey towards the performance or journey towards the, journey towards that stage. Yeah, kasi maraming talented, maraming magaling mag-gitara na hindi pa natin naririnig or hindi natin kilala. But yun yung reason kung bakit hindi natin sila kilala dahil hindi sila lumalabas. Di ba? Hindi nila linalabas. Oo. Alam mo yan. Sorry na. Kasi sa panahon ngayon, kailangan with the tool, especially with the tools given to us, yung technology available, ikaw na parang dapat marunong ka rin, alam mo rin kung paano ilabas yung content na ginagawa mo. Kung kailangan tech savvy ka para alam mo rin kung paano ilabas, saan ilalabas, kailan ilalabas. Oh, and then yung nabanggit mo kanina, yung networking din, dahil that's how you meet people that can help you. Alam mo yan? Yep. Oh, kasi syempre, hindi rin kaya ng isang tao lang lahat. kailangan din ng mga katulong. Buti na lang na nung yung na-experience ko rin, natututunan ko yung kailangan mag-networking, mag-build ng relationships. Yung ginaguide din ako nung dad ko kung paano makipag-usap sa tao, paano mag-build ng relationship. Buti na lang, lagi ko siya kasama. Yun, isa rin yun sa mga, pag nagbibigay ako ng talk sa mga schools, yun yung isa sa important points ng talk ko. Yung pansinin mo rin yung business and admin side ng career mo. Kasi otherwise, wala eh. Sa mga music schools ngayon, masyadong, well, nung time ko, I don't know, nowadays may awareness na eh. Pero nung time ko, ang music school, performance lang. As in, doon ka, naka-focus ka sa study ng theory, study ng, alam mo yun, aralin mo yung mga pyesa mo for your recital. Technical studies. Yeah, puro music, which is, which is good, masarap. Masarap gawin. Kasi yun yung gustong gawin. Tapos, lala ko nun, ang inis na inis ang mga students pag kailangan nila mag-math or kailangan nila mag, alam mo yun, yung non-musical subjects, di ba? Ako rin naman, may inis pag mag-math. Oo, di ba? Pero, pero kailangan. Oo, kailangan eh. Kaya, during my time,
ang daming music students na gumagraduate, hindi nila alam kung ano gagawin nila paglabas nila. Kasi alam mo yun, magaling silang tumugtog, nakatugtog sila ng ganito kahirap na pieces, ganun. But then, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kung saan sila maghaharap ng trabaho, saan sila tutugtog, paano nila i-market yung sarili nila, saan sila maghahanap ng gigs. Alam mo yun, so... Ang karamihan sa kanila na nauuwi sa teaching, right? Mm. And not only teaching but teaching for somebody else, not teaching for their own benefit. Their own work. Mm. Ngayon, at least ngayon meron ng konting awareness, meron ng mga music business courses, music marketing courses and all that. Yung yung program ko ngayon, music production, may music business subject kami. Sa anong school 'yan? Sa CSB, College of St. Nice. See, yun, one of the best things that I did nung tinatapos ko yung bachelor's degree ko sa women's was taking a business elective. Kasi nung nagkaroon ako ng time na wala na akong subjects, siguro kung yung mga kailangan kong subjects na kunin, siguro isa o dalawa lang. So which means once a week lang ako pupunta sa school para to attend one class. naisip ko naman parang ayoko naman gawin yun, tatama rin ako nun, di ba? Mas madaling i-blow off yung class na yun kasi isipin mo bibiyahe ka ng malayo tapos isang oras ka lang doon, di ba? So what I did was may option ako to take an elective. Kinuha ko parang business management 1 first course, ganun. Tapos alala ko noon pagpasok ko sa klase, syempre tatanungin ka anong course mo, ganun. Music, anong kinakuha mo rito? Parang napaka odd na biglang nagkaroon sila ng music student dun. So, ganyan na yung buhok niya nun. Oh, bakit pa na? Sobrang flashy. Tapos, alam mo yun, but the thing is, yun yung, at that time, may studio na ako nun. I was running my rehearsal and recording studio. But, sa ano po ba yun? Sa sukat? Oo. Nakwenta rin sa akin, yun. Papa yun. Yun. Pero, alam mo yun, yung time na yun, yung business na yun, I wasn't thinking of it as a business as much as it was just my place to work. So it was my place to work na pinapagamit ko rin sa ibang tao para meron ako pambayad ng kuryente. Parang ganun. So, but it wasn't like a business. Parang kung ko lang yun. Parang isa sa mga spaces ko lang yun. So after taking that class, I took it a little more seriously. And then, inayos ko yung finances nun. So mas umayos yung takbo nun. And at the same time, I also learned things that I could apply to my own career. I mean, ang pinakamalaking takeaway dun is yung pag-calculate mo ng income tsaka expenses mo eh. Dahil minsan, tumatanggap ka ng malalaking gig, malalaking budget mo, pero nagtataka ka, saan na pupunta yung pera ko? Hindi ko alam. Sa maintenance pa lang ng instruments? Yeah. Bigat na sa bulsa eh. Maintenance ng instruments and then yung, alam mo yan, biglang naisipan mong bumili ng gitara. Or bibili ka ng upgrade ng studio or upgrade ng ganito or maintenance ng whatever. So, anyway. So, that's something na all musicians, all everybody who's struggling with their career, to spend some time focusing on. Kasi, alam mo yun, hindi naman trabaho natin to. Actually, okay nga. Kasi nga, ngayon, ang daming mga online courses na specializes in music business. Mm-hmm. Kunyari, kung paano mapasok sa algorithm, sa algorithms ng Spotify or sa algorithm ng YouTube, yung ganun ka specific na. And dami ring mga YouTube videos na kino-cover yung topic na yun. Yeah, especially lalo na ngayon, wala nang excuse para maging ignorant
dahil dahil lahat ng resources nandiyan eh, available na to everybody. Mm. Yep. Mm-mm. So ngayon nasa CSB ka, before that, like when you were trying to decide where to go for college, ano yung mga options mo nun? Actually, CSB lang yung option ko sa music. Yung isang option ko, nakapasok na ako sa Mapua noon. Tapos nag-exam din ako sa ibang schools. Pero hindi music. Yung nag-apply ako for electrical engineering, software development, ganun. So kasi techie din ako. Pero condition sa akin ng parents ko, if ever magmu-music ako sa college, kailangan, dapat scholarship. Para makita nila kung worthy talaga ako of that life. Makita nila kung kayanin ko. So, ayun, nakatawa nga yung kwento na to eh. Magbabayad na ako ng reservation fee ko sa Mapua. Nung time na yun, sa Makati pa ako nun. Kala ko dumaan pa ako ng Yupangco nun kasi magkatabi pa eh. So, dumaan muna ako Yupangco. Hinihintay ko lang yung na makapagbayad na ako. Kasi naalala ko may schedule yun eh. Habang nasa Yupangco ko, bigla ako nakatext. Yung isang inapplyan kong scholarship sa CSB, sinabi, nakuha mo yung scholarship. Okay. Sige, wag na tayo pwede ng Mapua. Tara na. Let's go. Guys, so yun, meant to be kasi si Nave ka eh. Last minute save. Munti ka na. Oo, kasi pag nagbayad ka na, wala nang refund yun eh. Yep. Yeah. Munti ka na. Good. Tapos, para mag-celebrate, pumunta ako sa Guitar Pusher. Ginulo ko si JV. Para sa mga interested nating viewers, can you give an overview of what you do at CSB? Nung first year namin, classical training kami. So, fundamentals of music, music theory. So, nandun yung scales, modes, chord extensions, part writing. Yoko yun. So, tapos jazz theory, basic to advanced music theory. Tapos, nandun na rin yung music history subjects namin. So, Western music, world music. So, sa first year covered yun. Then, second year namin, which is second year ako ngayon, doon na namin kinover yung arranging for big band, tapos orchestration. Tapos, ang first year rin pala namin, may music technology subjects na kami, MusTech. So, doon kami inintroduce sa MIDI, DAWs, plugins, and music production sa computer. Tapos, second year namin, so band arrangement, arranging for big band, orchestration. Tapos, may studio time kami. Yun yung tinuturuan kami about recording sa studio, paggamit ng console, pag different types of mics, drum miking, guitar cabinet miking, and mga ganun. Tapos meron din kaming math. So yung physics of acoustics, tapos doon pinag-usapan yung sound waves, different types of absorption and ganun. And doon na so yung pa lang yung nako-cover doon pa lang ako sa journey ko sa CSB kasi nga natigil din sa college. Yeah nga. Tapos ilang years yung course na yan? 3 years. 3 years. 3 years and 1 term. Oh, kasi trisem kayo, no? Hmm, trisem. Hindi ba hectic yung trisem na schedule? Masyadong hectic. Rin?
na ano ako, na bigla ako nung umpisa, pero nasanay din ako. Yung maganda sa college is na control ko yung schedule ko. So pwede ko mapili kung anong araw ako pwede gumagig, anong araw ako dapat hindi mapuyat. Yeah. Okay, kailangan 'yun. So talagang meron akong iniiwan na schedule na lagi kong ginagawang schedule dapat tatlong araw weekend ko. Okay. So minsan pinapako na lahat ng mga subjects sa mga araw. Ngayon, sa ano yung requirements mo to graduate for that course? Siyempre, mapasa lahat ng mga subjects. And meron kaming parang practicum. And hindi ko pa masyado na explore yun eh. Kasi medyo malayo pa ako doon. Kasi third year pa yun eh. And yung pinaka thesis namin is either maggagawa kami ng EP, self-produce. So, ikaw recording, songwriting, arrangement, marketing din. So, tuturuan din kami gumawa ng press kit, mga ganyan. Or, magsuscore kami ng film. Okay. Walang recital? Sa mga iba, may mga recitals kami sa mga applied music subjects namin. So, dun yung guitar class, bass, yung mga one-on-one lessons. No, I mean, like, walang may graduation recital ba? Igigig rin yata yung ano eh, yung thesis mo. Kunyari, kumbaga yung EP na ginawa mo, gagawa kayo ng event. Oh, I see. Okay. So may parang album launch, ganun. Parang ganun. Yun yung alam ko, pero malayo-layo pa ako dun. Eh, nakagawa ka na ng EP eh. Dalawa nga. Eh. Oh, dalawa na, diba? Kasi pangatlo. Yeah. Hindi ka ba na-consider mag-aral sa... Actually, napag-isipan ko rin yan nung bago ako mag-CSB. Pero, di rin namin masyado na, ano eh, na paghandaan. Kasi magka-college na ako noon, gano'n. Pero, ang bala ko rin after ko, pag nag-graduate ako, bala ko mag GIT or mag LACM basta California Los Angeles area kasi may relatives ako diyan na pwede akong makaibank. Okay. May master's degree na ba yung GIT? Parang bachelor's pa rin yata. Tingin nakita ko meron eh, or yun yung pagkaalala ko, check ko yung site nila. Or either mag-master's degree ako or mag-second degree ako na magfo-focus ako sa guitar. Oh, okay. I-check mo rin yung sa USC, yung studio guitar program nila. USC? Ano yun? University of Southern California. University of Southern California. Sige. I-check. Na notes ko. Check mo din yun. For master's. USC guitar. Studio guitar? Oh, studio guitar. Yun yung, kasi dalawa yung offer nila eh. Either classical guitar or studio guitar. Ah, okay. Yun. So, studio guitar, usually yun yung non-classical. Okay. Oh, mga teachers doon sila Steve Trovato, yung mga ganun. Hindi ko kakilala. Oh, magaling yan. Tele player yan. Kabanda ni Carl Verheyen. Si Verheyen, siya yung sa... Yung Verheyen, alam ko yun. Supertramp. Ano yan? Yung... Basta kung mag-solo siya, puro wide intervals. Yes. Magaling yun. Yun. Tapos... Well, actually, yun. Kung GIT... GIT, LACMA, or... yan, USC. Yan, yun, okay. Yung tatlong yan.
check-in mo. Pero if ever makakuha ko ng scholarship sa Berkeley, the, although Berkeley yung ultimate kasi yun yung tag dito, yun yung matagal na lang ginagawa yun. Yep. Yung GIT kasi nagsimula yun as a vocational school. Mm. Oh. Nung high school ako, ang pangarap ko makapasok ng Berkeley. As in, ever since narinig ko yung school na yun, from, you know, reading about it, sila Steve Vai, di ba, sila, tapos si Bob Aves dyan sa atin, sila Louis Ocampo, graduates ng Berkeley. Pangarap ko yun eh, kaya lang nakapag-request na ako ng brochure noon, dumating na yung brochure tsaka application. Then, nung nakita namin yung costs, parang, hindi kaya. Kasi living expenses pa eh. Tapos mangyayari nun, mag-isa lang ako titira doon. Yun din yung nangyari sa amin nung ano eh. Nalalo niyo yung nagkita tayo sa NAM. Nung after nung NAM, nakapag-tour ako sa sa MIS, sa GIT. Nakapag-schedule kami ng tour. So, naikot ako dun sa campus. Talaga, na-inlove ako sa campus. Pero nakita rin namin yung costs. Hirap din. Oo. Oh, mahirap unless, you know, full scholarship. Yep. Actually, kahit full scholarship ka, mahirap pa rin eh. Dahil hindi kasama dun yung... Lodging. Yung lodging, tsaka yung expenses mo eh. Eh, ang mahal dito sa LA. So... Nalala ko nga, nung nag-tour kami, dapat kami lang ng tatay ko. Pero, nalaman ng pamilya ko na mag-tour kami, sumama na din yung isang yung mga ninang ko, mga pinsan ko. So, ang dami namin umiikot. Ang dami namin iniikot. Okay, so, ngayon, araw-araw ka pa rin nagpa-practice? Hindi naman araw-araw. May araw akong maglalaro lang ako ng video games. Or may araw lang ako, may mga araw na ano, na hihiga lang ako. Pero ano, di ako araw-araw nagigitara, pero halos araw-araw ako may ginagawang something music related. Either meron ako magpaprod akong beat, or meron akong gagawin. Parang yung ginagawa ko usually pag gusto ko magsulat, may listening session ako. So, lahat, parang gagawa ako ng playlist ng lahat ng gusto kong tunog na songs. Mga gusto kong sounds, production, yun. So, magna-notes ako. Okay. Ito, interesting to eh. Kasi, ang dami ding, actually, kailangan malaman din ng mga tao na yung practice session, nag-i-evolve yan eh. Kung ano yung pinapractice mo nung simula, hindi mo na kailangan practicein yun pag nakuha mo na yung skill na yun. Di ba? Kumbaga, if ever, at the very least, maintenance na lang. Di ba? Para so, lang hindi mga lawang. Yeah. So, paano nag-evolve yung mga practice sessions mo? Dati, yung nakwento ko nga, 6 hours a day, paulit-ulit lang na up and down sa scales, tapos mag-aaral ako ng pyesa. Tapos, yung mga ibang techniques na nakuha ko sa mga pyesa, ilalabas ko dun sa pyesa, tapos gagawin kong style ko, ganun. Tapos, dati, backing track. Pero ngayon, pinaka-practice ko. Actually, mas nagkaroon ako ng sistema ngayon eh. Gagawin ko, mag-aaral ako ng una gagawin ko sa practice session ko is mga 15-20 minutes na up and down ng scales lang. Minsan nga ginagawa ko yun habang nanonood ng Netflix eh. Okay. Para lang ma-warm up. Yeah. Para lang magalaw yung daliri. Then gagawin ko mag-aaral ako ng isang song na meron akong gustong style or lick. Kunyari, nung isang araw, inaaral ko kanta ng Polyphia kasi gusto ko paano sila gumamit ng chords. Tapos, gagawin ko, aralin ko yung pyesa, tapos titignan ko paano ko gagawin sa akin yung mga
ginagawa nila. And then, para sa akin yung pinaka end ng practice session ko is subukan ko magsulat ng something. Okay. Na gagamitin ko yung mga na-practice kong techniques or styles, mga ganun. Okay. Yun. So, ang progression niya is starting from exercises, tapos ngayon since na kuha, since na develop na yung skill na yun, na evolve, nag-evolve na to more practical usage. Yep. More songwriting actually. Okay. Kasi yun naman yung goal mo ngayon eh. Kumbaga with yung practice sessions, nagbabago rin yung goals mo as you develop your skills. As you grow as a guitar player, musician. Yun. Totoo. Yun. Oh. dati kasi yung goal ko lang talaga is makapag-shred, makapag-sweep, mga ganyan, matugtog yung ganyan. Tapos hindi malagyan pag jam. Yung ganun. Kasi pag linalagyan ako, papag-tripan ako ng tatay ko eh. Linagyan ka ni ano. So, ano. Yun yung goal ko noon. Pero ngayon, yung sinabi ko nga kanina, songwriting. So, sino yung mga artists na pinakikinggan mo ngayon? Ngayon? Oh, so, nabanggit mo na yung Polyphia. Polyphia. Yung, actually, yung mga pinapakinggan ko ngayon, hindi gitarista eh. Pinapakinggan ko yung puro K-pop eh. Okay. Kasi, ang galing kasi ng production nila eh. Ang galing nila gumawa ng melodies. Oh, kasi yun yung pin... Maraming matitrigger sa comments yan, K-pop. sorry. pero, sa totoo lang, yung EP ko, Sonic Spaghetti, yung tatlong kanta dyan, K-pop inspired eh. Ah, talaga? Kasi, yung gusto kong sa style lang sa songwriting is ayoko yung archetype guitar player na ang daming ginagawa. Kasi gusto ko pag tumutugtog ako nung kanta ko, nakikikanta yung tao eh. Ah. Yung may mapapasayaw sila. Right, right. Yung may LSS sila dun sa song. Right, right. Yung pag tumugtog kami ng gig, party. So, yung pinaka nag-stick sa akin na genre na nagagawa yung ganun, is K-pop. Pero naisip ko, gawin ko sa gitara to. Parang, paano kaya pag, yung, paano pag hihalo ko yung two styles of music na gusto ko, prog tsaka pop. K-pop. Nice. Parang yung isang napanood ko na video ng Chon. Alam mo yun, instrumental siya. Pero may audience participation. Ang galing eh. Yep. That's yun yung goal ko. Ang galing eh. Bang iba yung connection eh. Since walang lyrics yung instrumental, yung para makagawa ng ganung klaseng connection with the crowd. Through melodies, nakaka-overwhelm din. Yeah. So, yun, yung mga banda ngayon, yung Chon, ano pa ba yung nakita ko nung gano'n? Intervals, para sa akin. Intervals. Wolfpack, actually. Yes. Isipin mo yun, isang buong arena, Madison Square Garden, nagsising along sa bass solo. Grabe. Well, ano rin kasi, magaling, galing rin nila magsulat eh. Yeah. Ang catchy din. Yeah. Yun. Okay. Grabe si Joe Dart eh. Grabe kumuha ng linya. Joe. Tapos ang daming memes tungkol sa bass solo, di ba? Yep.
Yes. Eh yon, isa lang ang sagot doon, Joe Dart. Joe Dart. Sa taog kayo lahat. Yung music man bass. Kinala ko yun yung pagka-introduce eh. Okay. So, ngayon punta tayo sa gear. Punta tayo sa gear. Ano yung unang gitara mo? Unang gitara ko, RJ Raven. RJ Raven? Yes. Nice. Tapos, nilan din ako ng lolo ko na manog. Basta, naghingi ako ng acoustic noon na pwede ko dalhin sa school. Tapos, binalan ako ng lumanog. yung RJ Raven mo, yung 3 pickups? Yung tatlong pickups, tapos puro tas kill switch. Oh, may kill switch? Ah, oh, yung tatlong toggle. Tatlong mini tatlong toggle. Mini toggle. Okay. Yung kasi alala ko yung RJ Raven yung pinili kong model na i-endorse sa RJ dati eh. Tapos, so yun, yung second half ng... Yun yung may fly draws? Hindi, wala. Second half ng tri-axis, RJ Raven yung main guitar ko nun. Dalawa. Yung una is yung 3 pickup na tulad nung sa'yo. Yun yung ginamit ko sa Guitar Night. And then, nagpagawa ako ng 2 pickup, 2 humbucker version na naka-stop tailpiece. Na pinagawan ko rin ng custom neck. Ako nag-supply ng kahoy. Anong kahoy ginamit niya? Inuwi ko galing Mindanao. Magkono yung pangalan ng kahoy. Ang tawag din doon, Ironwood. Kamusta naman? So, nagalit sa akin yung mga luthiers ng RJ. Naputil daw yung banso nila. So kailangan nilang putulin using their bigger bandsaw. Tapos no, pero nagawa nila yung neck. Tapos ang bigat ng neck, pero ang ganda ng tunog, ang bigat. So solid yung tunog. Pero after nun, sabi nila, kunin mo ng kahoy mo, ayoko na makita yan. So, ganun ka grabe yung ano. So yung kahoy. 2 humbuckers 'yun. Yun. So tapos yun yung first na Raven. And then yung second na Raven is ang pangalan naman no Night and Day. Kasi yung fretboard noon, half maple, half rosewood. Hmm? Ano 'yun? Parang nakaslant siya. Basta naka-blue na lang. Ginoy nila yung rosewood at saka yung maple. Tunog nun. Ewan ko, pero maganda itsura eh. ang idea ko nun is yung maple nasa bass side para mas bright yung bass strings. Tapos rosewood sa treble side para mas makapal yung tunog ng treble. Although, looking back, yung fretboard is... Okay, hindi gano'ng kalaki ang contribution sa tone, overall tone nun eh. Pero maganda itsura ng gitara. Pero maganda itsura niya kasi kakaiba eh. And then naka overwound, parang naka Jazzmaster pickups yun. Parang overwound the single coils. Kumbaga, single coils na humbucker yung output. Tapos... Nasayo pa ba yun? Wala na. Wala eh. Binenta ko yun nung lumipat ako ng US. Naka Wilkinson trem din 'yan. Yung gitara yung ginamit ko sa Love for Life ni Francis M. Yung mga gitara 'yan binenta ko sa mga kaibigan ko eh. Like the first RJ Raven na kay Adrian Arcega ng Stereo Deal. So, pag umuwi ako nakikita ko. Yung bumili nung Night and Day, lumipat ng Dubai eh. So, hindi ko pa nakikita uli yung gitarang yun since then. So, after nung lumanog, ano yung sumunod? Nagkaroon ako 2-year gap nun eh, na yung tumigil ako mag-gitar. So, yung bumalik ako mag-gitar, binilan ako ni Papa. Actually, hati kami. Mm-hmm. Na nag-iipon ako noon. Hati kami sa acoustic na RJ. Okay. Yung acoustic electric na
tawag nila doon, Lespo. Lespo. Okay. Oh. Yung mukhang Les Paul na acoustic na pwede rin electric. Okay. Tapos, sabi ba yung after nun? Binilin ako ni Papa ng... Wait lang, nakalimutan yung mga gitara ko. Alam ko, nalala ko, binili rin ako ng, ano, ng RJ na... Binilin ako ng RJ na SG. Okay. After nun, malimutan ko na ng gitara yung next. After nun, binilan ako ni Papa ng... binilan ako ng Yamaha Genesis na Strat. Tapos nabili niya yun sa ano, sa PC Park, ata. Oh, sir, yung Surplus. Surplus, oo. Tapos nabili lang niya ng 1.7 kasi sobrang bulok na, pero ang ganda ng itsura. Okay. Sino nag-restore? Ano, yung nag-restore nun si ano... Si yung kwento ko, yung nagturo sa akin ng blues, si Tata Yambo. Kasi luthier din siya. Oh, okay. Grabe, yung neck nun, tatlong buwan nakaklamp. Ah, talaga? Para tumuwid? Hmm. Pero, yung magic dun, kasi nag-age na yung kahoy eh. Tapos yung pickups maganda. So, maganda yun. Nalala ko, yun yung paborito ko nun. Pero, ang hirap tugtugin, ang hirap gamitin kasi ang taas ng action, hindi na namin mapababa. Kasi, nalala ko lumang Floyd Rose pa yun. Lumang Floyd Rose, tapos hindi pa locking nut. Nakalimutan ko na kung system yun. Sa family picture yung strap na yun. Oh, yung isi-send ko. Yun ay pinapanggig mo na yun or before pa? Pinanggig ko na yun. Okay. Pinanggig ko na yun. Okay. Pinang-jam ko na. Okay. Tapos, binilan... Tapos nagkaroon din ako ng Les Paul na Japan. Tawag doon, photogenic yung pangalan ng photogenic brand. Photogenic, oh. Yes. Nagkaroon din ako nun. tapos, binilan ako ni Mama ng... Mama ko naman bumili sa akin ng ESP na Les Paul. Ay, LTD. Kasi alala ko nagkasail lang lyric nun eh. Then, after nun, meron akong, gumagamit na ako ng pedal nun eh. Kasi, naalala ko nun, nung 14 ako, 13, yung deal namin ni Papa, pagbibili akong pedal, hati kami. So, nakaipon ako pag... Nung high school ako, di ko ginagamit yung allowance ko. Tapos, yung mga kaibigan ko, tinuturuan ko mag-gitara nun para sa pagkain. Okay. Parang nililibre na lang nila ako. So, nakatipid ako. Nice. Nice. So, yun, doon ako nakapag-ipon. So, naalala ko, nakabili kami ng Korg na overdrive nun na trinade namin sa Fernando na Strat. Na Sunburst. Kasi naalala ko, gusto ko ng Sunburst na gitara kasi na-addict ulit ako kay Eric Johnson noon. Pero yung Fernando na ano na yon, yung Fernando na Strat na yon, yung pickups niya Fender Japan or Mexico. Ah, modded na. Modded na. So, yun. Sige, game. Go, game G tayo dyan. Then, karoon ako ng Ibanez sa Gio na matte black noon. Tapos, yung maganda sa kanya, yung na in-love ako sa kanya dahil hindi siya mukhang shredder guitar kahit yung Gio na super strature niya. Kasi nga, yung pickups niya, naka-chrome ko. May chrome na cover. So, uy, ang galing. Ngayon, first time ko lang makakita nun. Then, nung time after nun, binila na ako yung last guitar na binila sa akin ng dad ko, Fender Mexico, na Strat. Ito. Pakita ko sa camera. Yan. Never na nawala sa akin to kasi ganda talaga ng tunog. Pero, 2 months siyang nakapahinga ngayon kasi na-warp yung neck niya. Oh! Okay. May pilipit?
Meron. Kasi in-11s ko siya. Okay. So after nung nakuha ko yung strat na to, doon ako nagkaroon ng Jaguar. Yung binigyan ako ng Fender ng Jaguar. Okay. At anong nangyari doon sa mga nauna mong gitara ngayon? Andiyan pa rin sa'yo? Or... Nakatambak sa muna. nasa bodega. Okay. Tapos yung iba na benta na, yung iba na trade in, na trade. Oh, hindi, ganun naman revolving door ang gear eh. Hindi naman lahat ng binibili kinikip. Oh. Pero naalala ko yung unang effects ko na sa akin pa. Alin? Yung ano, Zoom na G1X. Zoom. Oh, okay. Yung plastic. So, pero wala siya sa akin. Wala siya sa akin ngayon, nasa kaibigan kong hiniram. Hiniram niya 2 years ago. So, yung first pedal mo, multi-effects kagad, yun na. Yup. Kasi sabi ni Papa, nandiyan na lahat na kailangan mo eh. Yung maganda, matuto ako magtimpla sa multi-effects bago ako magtimpla ng analog. Oh. Para malaman ko kung paano sunod-sunod or ganyan. Okay, yung iba naman baliktad yung actually ako baliktad yung process ko. Tingin ko mas okay mauna sa individual pedals. Para physical pedal yung mare-relate mo sa para ma-program mo sa utak mo yung physical pedal para pag switch mo ng multi-effects. May idea ko na kung ano yung virtual na nasa loob ng multi-effects. Ganun, in a way, ganun din ako eh. Kasi nag-multi-effects ako, then matagal din ako nag-analog pedals. Tapos ngayon, balik ako multi-effects. Kasi, para, ano, hindi mabigat pag dala mo sa gig. ganun na nga. Eventually, yung Tone Quest, tinatalo ng convenience eh. Mm-hmm. De, pero para sa akin, nakukuha rin yung gusto kong tone. Hindi, sa multi. Pero iba pa rin ang amp. Iba pa rin yung amp. Siyempre. Pero like yung pag meron kang nahanap na gamit na convenient at the same time binibigay yung gusto mo, siyempre, mas pipiliin mo yun kaysa yung purist ka na hindi, pedals or nothing or amp or nothing, 'di ba? Kung may mga situations na sobrang hassle gamitin 'yun, mas pipili mo yung convenience. Okay, from Zoom, ano yung unang distortion pedal mo na standalone? Boston Heavy Metal. Nalala ko, nakuha ko sa trade. Paano timpla mo dun? Nakalimutan ko na eh. Basta natuwa ako, distortion eh. Buksan mo lang, masaya na ako eh. Wala na akong inisip. Kahit saan nakaset yung knobs? Kahit saan, basta may dumi. Okay. Aliw na ako nun eh. Yung Fender Yupanko endorsement, paano mo nakuha yan? Kasi nung time na yon, kakagaling lang namin ng Memphis. Kasi dun sa International Blues Competition, International Blues Challenge na nakasama kami sa Youth Showcase. Alam ko yun. Tapos nakagig na rin kami na marami prior to that. Nanalo na kami ng Sessionistas, mga contest. Nag-finals kami sa Philippine Blues Challenge. Tapos ano, ang dami na rin ako na collect na portfolio ko. So, nag-submit ako sa Fender noon. Yung actually sa Yupanko. Tapos yung Yupanko, I was hoping na yung endorsement ko with Yupanko. Pero ang gulat ako yung kontrata ko. Yung kontrata ko nandun din ang Fender US. So ayun, nakuha ako noon. Tapos lalo ko na ako yung youngest endorser nung time na yun eh. Kasi 15 lang ako nun. So, ayun, doon nagsimula. Ano yung requirements nila sa'yo para ma-keep yung endorsement? Continuous promotions,
online content, gamitin, dapat lagi yun yung gamit ko. So, exclusive siya. Yun lang dapat gamit ko sa gigs. Tapos, pag meron silang gustong i-shoot na kasama ko, kailangan lagi ako available. Lahat ng radio appearances, ng radio, TV, appearances ko, dapat yun gamit. Tapos, pag magpo-post ako, i-hashtag sila, i-tag sila, ganun. Tapos ano yung kapalit nun? Ano yung ipoprovide nila sa'yo? Gitara. Okay. Oh, binigyan ako ng Jaguar nun. Wala sa akin ngayon eh. Binigyan ako ng Classic Player Jaguar na na Sunburst. Wala sa akin ngayon eh kasi nga pinaayos ko kay JB. Okay. Shout out kay JB. JB ng guitar. JB Cesario. JB Cesario. Guitar pusher. James the Gram. Pero isang gitara lang yun kapalit ng lahat ng promotions and all that. Binigyan din ako ng amp. Fender Hot Rod Deluxe 3. Tapos yung relationship ko with Yupanko din, binigyan din nila ako ng Boss GT1. Yun yung gamit ko ngayon sa yung ginagamit ko pag live stream. Yung renewal ko ng contract, binigay sa akin to. Ito, lalabas ko sa para sa camera. Ito, John 5 Telecaster. Yan yung madalas mong gamitin dati. Yep. Kasi mukhang metal eh. And it gents. So, okay. The D word. Kasi feeling nga kasi yung pickups na ito, rare na. Fender Enforcers yung bridge niya. Tapos nakalimutan ko na kung ano yung neck niya, lipstick coil. Nakalimutan, Fender something. So, yun yung contract. Yun yung nakuha ko sa contract renewal. Tapos, sinama ako sa NAM. Nice. And then, ilang years yun? Wait lang. 2015 ako na-sign. 3 years? 4 years? Hanggang ngayon din naman may relationship pa rin ako with yung pang ko. Ano, kailangan maintain yung relationships din eh. Kasi yung tag dito, yung guitar players tsaka manufacturers, two sides of the same coin yun eh. Kailangan nagtutulungan. Isa sa mga misconceptions about endorsement is yung magaling ka, bibigyan ka na kagad ng gitara. Hindi ganun yun eh. Actually, dapat mas masipag ka. Sabihin natin, hindi ka ganun kagaling. Pero, ang sipag mo mag-post, mag-promote, ang sipag mo makipag-engage with your social media following. Mabibigyan ka ng chance. Typically, yung endorsement, marketing expense yun para sa mga brands eh. So, parang ang arrangement is, ang bayad sa'yo is yung gamit na napapagamit sa'yo in exchange for more exposure for their brand. I mean, it helps kung magaling ka, but mas may pull ka kung marami kang followers. Yun. Yep. Kasi malaki yung exposure. Eh. Dahil, bakit ka bibigyan ng gitara kung hindi makikita ng mga tao na ginagamit mo? Di ba? Yung sabi natin na magaling ka, pero yung galing mo nakikita lang ng mga 50 tao. Hindi worth ng expense. At saka, hindi lahat ng endorsement libre. Oo. Kasi, like, for me personally, yung mga brands na nag-sponsor sa akin, hindi naman ako binibigyan ng libreng gamit eh. I mean, I have to buy it. Pero ata may discount. Oh, may artist discount. Syempre, may artist discount and then same. Minsan yung artist discount hindi rin ganun kalaki dahil kuwari yung nag-sale ng Guitar Center, mas mura lumalabas yun kaysa yung sale. Hintayin mo na lang ano. Oh, di ba? Hintayin mo na lang yung sale. Then, no strings attached pa yun. But the thing is, kailangan din isipin, if you're at the point where you can start endorsing brands, is you also have to think about what the brand can do for you, di ba? Like, for example, let's say, hindi malaki yung artist discount, pero malaki yung reach ng brand, tapos mafi-feature ka sa channels nila. On your part, magagamit mo yung marketing arm nila to promote yourself. Kita ko yun, mutual growth din yun eh. Yung nag-grow din yung brand mo while you help them grow their brand. Exactly. So there's more to endorsing than just, you know, receiving free gear. Yeah. Mm-hmm. Oh. Yeah. Yeah. You have to work for that. Oh, and then, tsaka hindi lahat ng free gear maganda.
Kasi meron ding brands na bibigyan ka ng free gear in the hopes na, alam mo yan, expecting you to use it para ma-promote yung brand nila. Eh, paano kung pangit? Pero hindi. Paano kung hindi yung mahihirap gusto? Di ba? Eh di, or paano kung pinromote mo, nagustuhan mo, pero hindi nagustuhan ng maraming tao? Patay. Yun nga. Mas mahirap yung hindi nagustuhan ng maraming tao eh. Oo. Kasi hindi lang yung brand yung maapektuhan, pati ikaw din. Oh, actually mas mag-worry ka sa reputation mo, kasi ibig sabihin noon basta bigyan ka ng libre ipo-promote mo. Oh, medyo sell out yeah. yung dating. Yeah, eh, after a while hindi na, alam mo yan, may responsibility ka rin sa followers mo eh, dahil syempre hindi mo sila bebentahan ng pangit, or hindi ka magre-recommend ng unreliable na gear or pangit na gear. So, pag-alaga rin ng brand, ng set ng brand mo rin yun. Kailangan maging picky ka din eh. Ganitong usapan about branding yourself and all that and promote. There wasn't any talk of this when I was coming up. Walang ganun. Hindi kasama sa instruction yun, hindi siya pinag-uusapan. Dahil hindi pa naiisip to noon eh. At least ngayon na mas aware na yung mga artists about this stuff and that it's okay to talk about this stuff. Sana hindi na natitake advantage or there's less chances of artists being taken advantage. Kasi yun yung nangyayari noon eh. Dati may mga horror stories, 'di ba? Like yung si Freddy Aguilar, binenta niya yung anak for 2,000 pesos. And then naging worldwide hit. Oh, naging worldwide hit. Tapos 2,000 lang nakuha niya doon. Tapos nung finally binay back niya, sobrang mahal na yung rights. Alam mo 'yun, 'di ba? Or yung mga artista diyan na natitake advantage dahil up and coming pa lang sila, malaking pera kagad up front, but then later on sa kanila marirealize na mas malaking pera pala yung kikitain nung nag-take advantage sa kanila. Ano yun? So wala masyadong long game nun. Yun exactly. Yun. Dapat ngayon long game ang thinking mo eh. Hindi lang yung kung ano yung makukuha mo kaagad. Hindi yung one time big time. Parang pag-grow lang ng YouTube channel, long game din yun eh. Pero kasama rin din yun doon sa parang business things mo. Kasama na yung mga ginagawa mo sa brand mo. Iba na yung role ng musician ngayon eh. Kasi dati, alam mo yun, yung the age of rock stars, tugtog ka lang. Tugtog sulat. Tugtog and party. Saya. Ang saya. Pero, yun na nga, kaya lang, that comes at a cost. Na-take advantage ka. Ganun. Pero, ngayon, ang musician, like si, kaka-interview ko lang kay RJ Ronquillo. Oo. I mean, nakaka-subscribe ako. Ayun. Pare-pareho lahat. I mean, ikaw yung tutugtog, ikaw yung magsusulat, Ikaw magpo-produce, ikaw magre-record, ikaw mag-edit. Ikaw magma-market. Ikaw magmarket, ikaw magre-release, ikaw mag-accounting. With the tools available ngayon, mas may advantage rin ngayon. Kaysa dati kasi wala namang mga ganito eh, di ka naman makakapag-record sa sarili mong bahay. Parang ang hirap dati magano, ilabas yung mga kanta mo kasi wala namang internet. So kailangan mo talaga lumapit sa record exec or someone who's well connected. And ngayon kasi daming tools eh. Meron ka ng mga aggregators na magdi-distribute ng music mo. YouTube, pwede mo na upload yung kanta mo doon, kasi covered art. Mas maraming available na tools. But at the same time, since available sa lahat ng tao, ang dami mong kalaban, mas mahirap mag-stand out. Totoo. Pero para sa akin, yun yung beauty ng time ngayon eh. So,
kailangan mo talaga paibahin yung ano eh, yung tunog mo. Yun yung para sa akin yung challenge ngayon na ini-enjoy ko. Kunyari sa guitar instrumental, paano ko gagawin yung ginagawa nila while doing some while sounding differently. Ngayon, bukod sa recording, writing and performing your own music, ano pa yung ginagawa mo para madagdagan yung income stream mo? Ngayon, magagawa ko ng content. Nagpahinga ako sa turo eh, ano, yung quarantine. Kasi ngayon ako nagkakaroon ng time para magsulat, mag-produce, ganoon. And ano pa ba? So far yun, gawa ng content, susulat. Yung bala ko gawin in the future is ano eh, itatab ko yung mga kanta ko para ano, yung mga kasi pwede ko i-distribute sa mga sites parang Soundslice yata yun. Pwede ko i-upload yung tab ko, tapos pwede ko ibenta doon. Yeah. Or may website ka na ba? Well, meron pero hindi ko pa nabibili yung or napapurchase yung e-commerce feature ng website. Ah, oh, yun, importante yun. Kasi like ngayon, since mas maganda na yung e-commerce features ngayon na available, yun yung pinaka may potential to be the biggest income stream for the artists. Kasi like, sa'yo lahat eh. Like, instead of pointing people to Spotify or iTunes, yep, ganun, ibenta mo na lang sa website mo yung music mo, mas malaki yung, alam mo yan, mas malaki yung cut mo. Like, may mga websites like Bandzoogle. Ah, nakita ko rin yun. Oh, wala silang cut sa sales mo. Ang babayaran mo lang na fees is for, you know, for either PayPal fees or yung credit card transactions and all that. Kasi, alam mo yun, mas marami tayong ma-offer na opportunities for people to support us. Oh, kasi, like yun, Bandzoogle or Bandcamp. Ano ko, Bandcamp okay din eh. Paala ko din mag-Patreon eh. Pinapag-aralan ko pa yung ano eh, yung mechanics ng Patreon, kung paano ko gagamitin. Pero kasama na yun sa list ko. In the future, pag nag-grow ko na yung YouTube channel ko and yung brand ko. Siyempre, hindi mo sabay-sabay ginagawa lahat to eh. Like yung like yung inabanggit mo nga yung nag-hiatus ka sa teaching para makapag-focus sa isang another aspect. Nakakabaliw din pag gano'n eh. Nalala ko dati ano eh, bago mag-quarantine, nagtuturo ako every Sunday tapos nag-aaral pa ako nung pag-weekend. Tapos wala akong time mag-practice noon. Hindi rin ako nagkaroon ng time para umupo at magsulat or gumawa ng kung ano. Pero siguro binigyan ko sarili ko ng break para maano yung creativity, yung creative side ko para ma-explore ko pa and ma-nurture pa. Kailangan 'yun eh. 24 hours lang meron tayo sa isang araw tapos kailangan din natin matulog. Yep. Yeah, and especially hindi ako natutulog. Eh hindi mo naman masusustain 'yun. Di ba? Yeah, mga dalawang araw ako hindi matutulog, so matutulog ako ulit. Oh, di ba? At saka for creative work, hindi tayo parang machine na you just switch it on. Alam mo 'yan, parang okay. Minsan kailangan mo pa iluto. Yeah. Kasi hindi naman about bukas ng bibig mo amazing kagad yung lalabas eh. Yung mga ganun. Minsan 'yun, hindi palagi. Ano mali lang. Oh, hindi palagi, hindi 'yun yung normal, hindi 'yun yung usual. Special occasions 'yun. Isang skill din yung pag-prioritize. Eh. Yung sa ano, yung ginawa ko, talaga mas prioritizing kaysa multitasking. Kasi pag nag-multitask ako, siguro sasabog na ako eh. Tapos pag nag-multitask ka, sa experience ko, yung nag-multitask ako dati na magtuturo ako, sinusubukan ko magsulat. May isang magsasuffer talaga eh. Yung nagsuffer for me is yung pagsulat. Blanco talaga ako. Ginagawa ako pa ulit-ulit na licks. Kunyari, meron susubukan isulat. Meron pa ulit-ulit na yung licks na ginagawa ko. Or minsan,
Uupo ka, parang manyayari, nasa DEW ka, uupo ka for 1 hour, hawak mo gitara mo. Tapos, by the end of that hour, walang laman, walang yeah. Blanco talaga. Yeah. Alala ko dati, nung full-time ako nagtuturo, like 5 days a week, amounting to like 40 hours a week worth of teaching. Grabe, walang, after, I mean, yun, araw-araw ka nagigitara, and then, after mong matapos magturo, the last thing you wanna do is play more guitar. Parang, alam mo yun, drained ka. Tapos, nagkaroon din ng time na yung 40 hours a week na yun, lahat beginner. So yung playing mo na, oh, so yung playing mo beginner ka din. Oh, eh. Grabe. Tapos actually mas nakakapagod yun eh. Oh, mas nakakapagod kasi you know, pasensya at saka yung pasensya at saka repetition yung kalaban mo. Tapos minsan ano, sa experience ko may iba kasi na beginner pero parang may gusto lang nila maghanap ng may magbe-babysit for 1 hour mga ganyan. Yeah, alam mo 'yun, yung hindi talaga hindi talaga mahilig. Yeah. Pero sa isip nila kailangan may hobby siya or ganyan. Yeah, or and get it out of the house. Get him out of the house or kailangan may ibang activity. Kaya nung time na nagtuturo ako, after a while naging picky ako eh. Sa students. Oh, actually meron akong mga finayer na students. Oh? Nagulat yung mga parents noon. Fire na students. Oh, like in alam mo yan, like I mean I give them the benefit of the doubt, you know. But after like 3 or 4 lessons, pag hindi umayos yung estudyante, I just tell them na, look, let's stop wasting our time. You don't want to be here, you know, and I don't want to waste my time babysitting you. Let's talk to your mom. I-expel mo. Yun. Nagulat pati. Oh, hindi kasi suspension. No, oh, 'di ba? Kasi I mean, ina-accommodate ko naman yung alam mo, ina-accommodate ko yung kasi may mga estudyante na hindi nila alam kung magugustuhan nila o hindi. Okay, so i-accommodate ko 'yun. I'll do my best to, you know, to make you like the guitar, to make you like the lessons para trabahuin mo, di ba? So, yun. And then, matotolerate ko rin yung ibang levels. Let's say, not everybody learns the same way. So, may ibang mas mabagal, may ibang mas mabilis. Ang hindi ko natotolerate yung disrespectful. Ah, yun, may nakaka-ano rin yun eh. Mas nakadrain yun. Yeah, di ba? Yung alam mo yun, yung halatang hindi sila makapag-rebelde sa parents nila, kaya sa'yo nila nilalabas. So, magiging bugnot. Yeah, exactly. So, pag ganun, inuunahan ko na, I'm not here to babysit you. Let's not waste our time. Let's talk. So we'll talk to your parents. Ganito. If kung ayaw mo talaga, edi hindi kita pipilitin. If you're willing to put the effort, kahit gaano kabagal ka pa matuto, I'm going to work with you. Mas nakakagana 'yun eh. Oh. Actually, mas nakakagana turuan yung nagbibigay ng effort kesa yung naturally talented na tamad. Oo. Nahihirap yun. Yung ano, minsan kasi pag yung talented na, pag nasa session na, parang kausap mo ding-ding eh. Minsan, pa ano-ano yung focus. Oh, tapos gagawin niya lang. I mean, since madali para sa kanya, parang baliwala lang yun. Tsaka, again, feeling niya waste of time sa kanya yun. Kasi, pero pag challenge mo naman, ayaw din. Oh, yun yung ano eh. Di ba? So, maganda yung talented pero may effort din. So, kasi pag pinush mo siya, magre-respond siya. So, mas, alam mo yun, mas gaganahan ka magturo. Ako, ano eh, swerte din ako na yung mga ibang, yung students ko mahilig rin talaga eh. Meron ako isang student na tinuturoan ko na for 2 years, pero nakikigrabe rin yung growth niya. From yung tinutugtog namin, from the Trooper, yung Iron Maiden. Tapos, ang mga tinutugtog, ang after ilang years, ang tinutugtog niya na ngayon, 5s, Guthrie. Tapos, ano eh, umabot nga isang mga 2 sessions na gusto niya matutunan yung isang kanta ko. Ilang taon na to? 16.
16 grabe. Na. Grabe rin yung support from parents and yung hilig, yung the love of music na sa household. Kaya hindi nawawala yung passion. Tingnan mo, i-compare mo yung mga starting points natin. Okay? Kasi ako, nag-start ako, let's say, ang first song ko is The One I Love, R.E.M. Two chords, three chords. New Wave. Pentatonic, New Wave, di ba? Ikaw, ang nag-inspire sa'yo, Paul Gilbert, Love in San Francisco. Pero hindi ko, hindi ko na ano kaagad yun. Hindi, pero ibig sabihin, yung starting point, makikita mo yung difference, yung laki ng difference as far as yung sa technicality, di ba? Tapos ngayon, itong estudyante mo, 15, 16, Iron Maiden, The Trooper, tapos ngayon, Waves ni Guthrie Govan. Grabe. Nakakatuwa isipin kasi yung, andun yung growth ng technique, na, kaya yung mga younger players ngayon, ganun tumugtog. Dahil yep. Yung starting point nila, ganun kataas. Hmm. Di ba? Totoo. So, hindi ko maiisip ngayon ko like pag yung 15 years old na yon pag nagturo siya tapos meron siya estudyante tapos magkakaroon siya ng estudyante na 12 years old ano kaya starting point nun? Tapos ang ano ang considered na sa classics waves classics na ano na siya retro song. Oh, eh yun ngang minsan may kausap ako eh. Sabi niya, "Oh, yeah, I like visiting LA because I'm a big fan of classic rock history like Guns N' Roses." Ako naman parang classic rock Guns N' Roses. Then saka ako na realize na okay, he's in his 20s. Mm-hmm. So classic rock nga sa kanya 'yon. Eh sa akin yun yung time ko, yun yung goal. Yun yung current. Kasi, oh, current yun eh. Yun yung goal ko eh. Magugulat na lang ako, kanyari, pag ano, ilang years from now, considered na as classic rock ang Foo Fighters. Considered na ngayon, actually. Talaga? Oh, yung like yung, yung classic rock radio dito sa LA. Alala ko nung bagong salta ako dito, alam mo yun, classic rock talaga, 70s, 80s, ganun. Eh ngayon, nag-creep na, meron ng mga na late 90s tsaka 2000s na pinadudugtog. Classic rock pa rin. What? Alam mo yun? Para sa akin, rock yun eh. Yun na nga. Eh, wala, classic na ngayon. Si Dave Grohl, elder statesman na eh. Si Billy Joe Armstrong, para na siyang Bruce Springsteen stature ngayon. Kasi nga, no? Naging, kung na siya, naging elder statesman of rock. Yeah. So nung kung sino si Bruce Springsteen nung bata ako, ganun si Billy Joe Armstrong sa mga bata ngayon. Doon ako lumaki eh, yung mahirap isipin na talaga classic na sila. Oh. Si Bon Jovi, parang Mick Jagger na 'yun para sa mga kids ngayon. Oh my god. 'Di ba? If you think about it, di ba? Pero ang lamang nila, meron pa rin silang Mick Jagger hanggang ngayon. Tsaka Keith Richards. Totoo. Tuwa nga, ay, kasi nga, ano, grabe yung access nung generation namin. Kaya yung buong history na yan na kikita namin, grabe rin. Yeah. Feed your gas. Use discount code GCPERF10 for 10% off the entire purchase from GCRockboard.com. There's no expiration date and you can use the code multiple times. So happy pedaling. So ngayon, ano yung current gear mo? Ngayon, madalas kong gamit na gitara is yung Chapman ko. Ito, pakita ko sa camera. Chapman RC, ML3RC. Yung signature ni Rob Chapman. 2016. Mm-hmm. So, yun yung main workhorse ko. And, yun, ito, yung ginagamit ko for Sonic Spaghetti and yung mga ibang mga drop tuning stuff ko. PRS SE Custom 24.
So, ito yung gamit ko dun sa video ko ng Sonic Spaghetti. So, et, tapos, for rhythm guitar stuff, gamit ko to. Gamit ko pa rin yung, ano, yung J5, yung Fender. Tapos, yun yung, ano, yung tatlong pinaka ginagamit ko. And, sa pedal naman, sa effects, iba-iba eh. Kunyari, nung re-record ko yung Sonic Spaghetti na EP, ibang-ibang plugins din ginamit ko noon. Kunyari, yung sa Sonic Spaghetti mismo, yung kanta, gamit ko Amplitude 4. Kasi experimental siya eh, yung album. Ang dami kong sinubukan. Tapos nung ano, nung sa Bounce, gamit ko to, pakita ko sa screen, Nibiru Distortion Pedal Pimps. Yep. Ganda eh, parang siyang preamp. Yeah. Modern distortion siya, diba? Ganda eh. Nasa akin to since 2018 and hindi na siya umalis ng pedal board ko. Ito rin yung main drive ko pag live. And sa LDR naman, yung ano, yung Living Dead Romance, gamit ko yung drives ng GT1 ko. Ang Boss GT1. Naka USB out? Hindi, naka ano siya sa interface ko. Kasi ano eh, mas grabe yung latency pag yung USB, ginamit ko siya as interface kesa dun sa Focusrite. So yung Focusrite na lang ako. Yung Nibiru, pinlag mo siya direct? Direct sa interface, tapos naka-IR ako. Pero nung ginamit na cab sim. Cab sim lang, hindi ka nag-power amp sim? Hindi, kasi okay. Maganda na rin yung tunog eh. Ulat ako eh. Yung ito, tapos IR, parang wow, yun na yung tunog niya. Grabe rin, powerful din ng pedal na to eh. And then, ano pa yung current effect setup mo? So, yung chain ko is, una, gitara, then Hikari compressor. So, bale, Hikari compressor, tapos Crazy Cacti na Kalin K-Line, ewan ko paano yung ano, i-pronounce. K-Line. Pero binili ko siya as ano, as backup na green type tube screamer type overdrive kasi yung pinaka main drive ko na tube screamer sira, Biang Mad Driver. Tawag ko sa kanya, the Eric Johnson pedal. Kasi buksan ko lang yung tunog Eric Johnson. Tunog Eric Johnson. Dahil pang warm kasi eh. So, tube screamer type, tapos yung Nibiru naman. Then, yung, from, yung Hikari, sinong may gawa nun? Kalikot Audio. Kalikot Audio, okay. Local. Okay. So, after nung Nibiru, GT na... Hindi, after nung Nibiru, DT7 para sa ano sa mga ethereal type delays mga pag ano binubuksan namin yung set namin nagsusustain lang ako tapos naka ang lakas ng delay tapos GT1 after ng delay ko GT1 para sa EQ reverb ta modulations then after nun GT1 ko nakasaksak na siya sa Joyo JDI na may cab sim din, DI with cab sim. So bale yun yung irerekta ko sa house. Tapos may isa pa akong output from the GT1 na sasaksak ko sa amp. I see. Wala kang wah? Dati meron. Nagkaroon ako ng yung unang wah ko is Greg Bennett na ay hindi, Greg Bennett. Snarling Dog. Oh, okay. Yung paa. Yung paa. Ang laki nun. Ang bigat. Grabe. Tapos nasira siya. Kaya bumili ako ng Morley na yung may eagle. Okay. Hindi ako familiar. Yung, hindi ako familiar sa Morley. Basta ano, kay Steve Vai siya. Hindi Bad Horsey. Hindi siya Bad Horsey. Wait lang. Nasa akin pa yata. Ay, nakatago. Pero... yun yung may yung parang may spring yung may snapback alam ko hindi siya Bad Horsey eh. Di kasi ako masyadong mawa eh. Kaya ano hindi tsaka bigat ayoko na magdala ng wa oh if ever magkakaroon ng lalo na yung mga wa mo lalaki oh lalaki if ever nga pag magkakaroon ako ng foot pedal yung expression pedal gagamitin ko lang pang volume eh. Oh I see. Yung GT1 may expression pedal 'yun, 'di ba?
Meron, ginagamit ko siyang volume. Volume, okay. Hindi ako gumaga, hindi ko siya ginagamit for gain, for ano, modulation rate, ganyan. Volume lang talaga. Hindi ko masyado, hindi ko masyado ganun ka, hindi ako ganun ka, parang sabihin to, ganun ka arte sa ganun. Bali, post-gain na yung volume mo, di ba? Mm-hmm. Ah, okay. And then, aside from that, meron ka pa ibang ginagamit na effects? Yun yung live rig ko eh. Kaya nga, for the past ilang months, hindi ko ginagamit yung pedal board ko. For recording, gamit ko talaga, for recording practice, pang recording tsaka practice, gamit ko Amplitube. For a time naman, nahiram ko yung headrush gig board. Akala ko kung bakit Hiram lang. Okay. Hiniram ko lang. Denemo ko lang. Tapos, tinignan ko ng ano lang. Testing. Testing. Okay. Yun yung main multi-effects na gamit ko pag live ngayon. Ang kita ko nga eh. Nalala ko itong ano eh. Excited ako magkaroon ng gig board. Kasi may hiram ko. Pinanood ko yung ano, yung rig rundown mo na yung gamit mo gig board tas wala kang amp. Ah, oo, yung sa Canada. Mm. Oo. Actually, yun yung dream setup ko eh. Wala masyadong gamit. mas madali mag-travel eh. Pero ngayon, since syempre walang gigs, yung gig board ginagamit ko ngayon for live stream. Pag nagla-live stream ako. Kasi dati, nagla-live stream ako, nakarekta ako sa 11 rack. Kaya lang wala akong foot switch saka wala akong looper. So, talagang ikaw mismo nagsiswitch dun sa rack? Oh, hindi. Walang switch. Isang tunog lang. isang tunog lang for the whole live stream. So, minsan may magtatanong, tapos kailangan ko i-demo, tapos alam mo, wala akong looper. Parang nakakabitin. So, mahirap. Hirap na yun, looper, tapos wala kang aapakan. Yeah, exactly. So well, yun, yung mga times na yun, walang looper. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko, yun, parang ikaw din, kung ano yung live rig, hindi naka-set up dito sa kwarto ko yun. nakatago para, or actually, iniiwan ko lang sa van para pagdating ng gig, wala akong makakalimutan. Yung rig mo pa rin ba yung mower na yung preamp ba yun? Tsaka yung dalawang malaking mower? Ah, yung preamp live tsaka yung, yung ocean machine? Hindi. Actually, no. Kung na, headrush gig board na. Or either headrush gig board or pag bumibiyahe ako yung GE300 ng mower. Kasi yung kaya naman GE300 yung dinadala ko for fly dates kasi mas magaang. At saka 9 volt yung power supply niya. Talaga? Oo, 9 volt lang. Ayos ah. I mean, sound wise comparable naman sila. Mas maraming effects yung mower. Yung headrush naman medyo mas may edge sa as far as amp modeling goes. But yep. You know, pareho silang maganda tumunog. Pero yun nga, pag lumilipad ako yung GE300 kasi magaan. Tsaka meron ng onboard na expression pedal. Yung sa ano, yung sa mower. Yeah, kasi yung headrush kailangan mo pa magdala ng external switch tsaka ng expression pedal. Nakakuha na ako ng headrush na expression pedal. Pero ang bigat. Parang tanke. since external naman siya, kailangan matibay talaga. Yeah, pero ewan ko, si Guthrie Govan nga. Ang bigat talaga. Oo, si Guthrie Govan nga, yung Roland na EV5 lang yung expression plastic pedals. Lang na sobrang. Plastic lang eh. Kasi pag bumibiyahe ka, mas importante yung magaang eh. Yan. But anyway, nilabas ko yung headrush na sinetup ko dito, nandito sa paanan ko. So, yun yung ginagamit ko ngayon pag live stream. Hindi rin naka-USB, nakasaksak lang sa audio interface ko para mas simple. Ako din eh, yung GT1 ko, yung setup ko pag live stream is
GT1, tapos sinasaksak ko sa mixer para pwede ako makapag-play ng backing track. Tapos sa mixer ko, doon ako connect yung backing track ko, guitar, tapos mic. Tapos yung stereo out niya, yung left and right outputs niya, nasa interface ko. Oo, mas madali eh. Kasi minsan, especially sa Mac, ang effort iayusin ang routing. Ayusin ang routing ng lahat eh. Na-try ko yung pag mag-livestream ako, OBS, tapos naka-Soundflower pa para pwede ko gamitin yung yung mga plugins ko. Biglang nag-crash yung laptop ko eh. Yun yung... So, ayun, dito ko, outboard gear. Para... Pinakasimple sa lahat eh. Yes. Oo, oh, ayun. And then sa recording, ano yung preferred DAW mo? Gamit ko Logic. Logic, no? Dali lang gamitin, nasa harapan mo na lahat eh. At saka, ang dali niya patunugin. Kasi like coming from Pro Tools, ang Pro Tools talagang neutral, blank slate siya. So kung ano yung ipapasok mo, yun yung magiging tunog yun niya. Yun siya. Ang Logic merong automatic na pampataba ng tunog eh. So, for some reason. So mas naka-focus ka sa creation instead of tweaking. Which is great. Tsaka mas ang dami niyang tools na nasa Pro Tools din, pero mas nadali akong gamitin yung mga flex time, flex pitch, ganyan. Tapos mas madali, mas madali rin, na-memorize ko kagad yung shortcuts eh. Intuitive siya eh. Actually, hindi pa ako nakakapag deep dive sa Logic. Pero right off the bat nagagawa ko na yung mga kailangan kong gawin. Kasi maganda na yung mga onboard plugins niya. Maganda na yung mga VSTIs niya. So, hindi mo na kailangan pa mag-download ng third party stuff na kakain pa ng CPU. Yeah, self-contained na. Yung yung ginamit ko pang mix nung EP ko, karamihan puro Logic plugins eh. Okay. Ikaw lang nagmi-mix lahat? Mix and master. Yep. Wala akong pang bayad ng ng engineers. So, inaral ko na lang kung paano. Jokes, at this point, hihingan kita ng pet lick. ano yung lick na madalas mong gawin subconsciously? Unang hawak mo ng gitara, yung kaagad ang ginagawa mo. Yung pet lick na ito is na nakuha ko kay Kenneth Ilagan, kay Tito Kenneth. Mga ano pa ako noon? 13, okay. 12, 13. Pero nakalimutan ko na yung original form niya kasi over the years na laro-laro ko na siya, na modify ko na yun. Ito siya. E minor, no? Pentaton. E minor. Medium speed nga para makita ko. Okay, next. Hey. Okay. Okay, next. Tapos. Dalawa. Yan? Yep. Okay. So, the slide. Okay.
So, dito. So, andali ha. Parang ganun. Andali ha. Ah! Tama ba yan? Yep. So, wait lang. Ito, slower speed. Ah, isa lang to. Ang ganun. Sorry, nawala ko. Okay. Dalawa. Eh. Ah, tapos ito parang tatlo kagad dito, 3 strings. Tapos open string. Okay. Ah! Damn it. Ah! Kasi meron siyang katulad na lick na na madalas ko rin gawin. Oh. kaya nalilito yung daliri ko ngayon. Yun. Yan. Nung ginagawa ko sa kanya, hina-hybrid pick ko siya eh. Oh, okay. So, paano yung pattern ng hybrid picking? Di ko na pag-isipan, pero parang natural na lang rin kasi sa akin. So, di ko pinipick lahat eh. So, may hammer on and pull-ups din ako. So yung slide ko naka-hybrid. Actually, okay. Nagva-vary yan. Wala akong consistent patterns hybrid picking. Minsan, depende sa mood, minsan pinipick ko lahat, minsan naka-hybrid pick. Okay. Hindi ako hybrid picker eh. Actually, hindi ako hybrid picker sa lead lines. Minsan kasi pag sa rhythm, ginagawa ko yun. Pero yung style Tom Quail, ganun, Alex Hutchings, hindi ko... Siguro pag stringscaping, naka-hybrid pick ako. Pag may talon, although... Maganon. Yeah. Or yung mga... Dati, winerk up ko yung... Kuwari itong minor 7 arpeggio na... Yung ganun. Pero in practice, hindi ko ginagawa. Mas gusto ko mag-pick. Yung ano ko kasi, yung na-develop ko kasi parang pattern sa hybrid picking. Parang 1-2-1-2-1-2-1-2. Yeah, yung upstroke yung finger, no? Yung finger, no? Maganon. Yeah, kasi may ano, Tom Quail ba tong lick na to? Hindi ako sure. Alam mo yan? Oh, kasi may kaibigan ako na exclusive hybrid picker siya. Tapos sabi ko, bigyan mo ako na hybrid picking na lick. Tapos ito binigay niya sa akin, sabi niya parang Tom Quail.
So hybrid dahil tatalong ka sa third string. Siguro ako ginagamit. Ako ano eh, parang kahit walang talon, minsan nagagano ko pa rin. Depende lang rin sa mood ko eh. So parang magano. Yeah, paano yan? Paano yan? Paano yan? Ewan ko. Ngayon ko, nahano ko lang. Magal. Something yeah, random. Yeah. Four, one, two, yung fingering, no? So, 4-1, 4-1, 2, nga ba? Tapos, okay, tapos ito, symmetrical. Paano yung last note? Parang di-lead yan. Oh, weird nga eh. Kasi nga ano, tunog lead yan, pero yung pattern na naisip ko, nag-B minor pentatonic lang ako na binuksan ko. Kaya, pero pwede naman lead yan. Tapos paano yung picking mo dun? Ito. So parang pluck down down pluck down down, ganun. Si ngayon ako, ang natural na gagawin ko diyan, picking wise, down up up. Yeah. Yeah. Para economy picking. Kaya workout ko. Bago to sa kamay ko, hindi ko pa nagagawa to eh. Ayan o, ganito yung gagawin kong picking dyan. So kung i-repeat ko lang sa one pattern. Talaga ako. Actually, parang dito mas madali nga yung hybrid pick. Wait, guys. Okay, kasi ano, yung
yung hybrid picking parang natural na lang rin sa akin. Kasi for a time, yung nag-applied music classes ako dun sa CSB kay yeah. Sir Junji. Oo, oh, okay, si Junji. Oh. Lahat ng mga sessions namin, mga guitar sessions namin, hindi ako nag-pick. Oh. So, bale, lahat ng mga skill exercises, mga ganyan, talagang mga PPIM, mga ganyan. Tapos, yung nag-gitara na ako, hindi ko na napansin na parang natural na lang rin sa akin yung pag-ganon. Yeah. Develop yeah. na lang. Yung PI na alternate, kung yun eh, lute na technique yun eh. Ganun sila mag-scale. Downstroke yung thumb, upstroke yung I, yung index. Ganun. Yeah, parang ganun. Pero ako, yung ginagawa ko pag yung nagsiscale exercise ako, ginagawa ko parang busy. So parang na... Classical, I am. So parang na-develop na lang yung middle finger ko na kasama. Nice, nice. So, teka, bago ko makalimutan ha. Ayun, nakalimutan. Paano yung simulan din isa? Ah, yeah, okay. Pababa pala muna. Ah! Kasi sa yung Eric Johnson style lick ko, either fives or fours. So, either... Yan, lima. Or... Minsan ginagawa ko yung ani. Ginagawa ko rin yung anim. So, kaya ngayon nagahalo. Yung sa parang vibes, di ba? Pero ano rin, pero, kasali din ako sa vibes. Displaced. Displaced quadruplet siya. Five yung grouping pero 16th notes yung phrasing. Okay. So, yun! Oh, tapos open string. Para rock. Ah! Ah, nagbago. Hindi, nagbago. Ah! Dito ako na, yung sixes dito yung nag-gumugulo sa akin. Yun. Yun yung magic ulit na yan eh. Yung, ang dami ng changes niyan over the years eh. Yeah, Pero ito lang, parang ito lang yung pinaka frame niya. Sa akin, meron din akong ginagawang parang ganyang lick, pero dinadagdag ko yung pinky. Hindi. Walang F sharp. Walang F sharp. Yeah. Ah. Para pentatonic siya. Ah. Yeah. Pinky. Oy din, mas wide yung tunog. Mas wide yung tunog, oh. Mas wide. Mas tunog tapping. Mas tunog tapping. Tapos pag nilagay mo. Pwede mo nang dagdagan. Pero ano eh, parang ganun. Habol ko yung tunog Eric Johnson, so... Yeah, yung kan, yung ninth. Sobrang Eric Johnson nun eh. Oo. Hindi ko siya in-attempt gayahin. Si Eric Johnson? Oo, nung nagsisimula ako. I mean, na-enjoy ko siya na gusto ko siyang pakinggan. Pero hindi ko siya in-attempt gayahin. Kasi ayoko siya galawin. Kasi
siya na yun eh. Kumbaga, inayaan ko na lang na siya yun. Oo, oh, naman siya talaga yung pinaka sinubukan ko gayahin. Kasi ano eh, una-una yung tone niya. Yung yeah. Actually ano eh, bago yung tone, bago yung technique, mas na-inlove ako sa tone niya. Kaya parang naturally yung ginagaya ko yung tone niya, nagagawa parang sinusubukan na rin yung mga licks niya, yung approaches niya. So siya talaga yung pinaka yung style na never na nawala sa akin. Yeah. Yung mga actually yung licks niya tsaka yung tone niya hand in hand yun. Totoo. Eh. Dahil pag hindi mo ginamit yung licks niya sa tone niya, tunog ambient ka. alam mo yun? Tunog ambient ka. Tapos, pero pag ginawa mo yung licks niya, kahit anong tone mo, tunog Eric Johnson pa rin. Oo, yung licks yung ano eh. Yung licks talaga yun. Lalo na yung pentatonic. Kasi noong time na yun, siya lang yung ganun eh. Yung sequenced pentatonics yung runs. Oh. Walang ibang ganun eh. Ko doon, pentatonic abuse eh. Oh, siguro ang pinakamalapit lang noong time na yun, si Zach Wild na purely pentatonic player din. Tapos naka-sequence ganun. Din. Tapos nagwawala yung vibrato. Oh, grabe. Yun yung hindi ko ginaya. Actually, ngayon ko na lang na-appreciate yun eh. Di sa kanya yung baliktad, descending pero ascending yung movement. Ganun. Siguro yung ano, yung pag-apply ko ng pentat, yung Eric Johnson licks, nahaluan ko din ng Paul Gilbert eh. Nung sa picking, alam mo yung ano diba, yung pick tapos legato? So parang hindi ko pinipick lahat. Hindi pa. So, gago. So yung picking ko parang pakam. Kaya natural na lang yung flat three. So, ano tawag doon? Burst picking. Yung na-incorporate ko yung approach ni Paul Gilbert sa picking sa licks ni Eric Johnson. So Napanood mo ba yung instructional ni Eric Johnson? Yung ano? Yung VHS niya dati. Napanood ko yun dati eh. Nalala ko, tagal kong hinanap yun eh. Oh, may isang part dun na ginawa niya yung sequence pentatonics. Sinasabi niya na kung kaya mo ng legato, dapat kaya mo rin ni alternate pick lahat. Yun, alala ko yung ano. Siguro ano, mahirap ng alternate yung pag ano eh, yung ganong klaseng pentatonic ang hirap hulihin. Yeah. Kasi naalanganin. Oh, yung string crossing yung kondon eh. Actually sa pentatonics, mas madali gamitin yung economy picking. Kaya ano ako, pag pentatonics hybrid. Nice. Sinubukan mo yung kay Paul Gilbert, yung stretch na pentatonics. Ano yun? Yung kware ito, yung blues scale. Three note per string. Hindi. Pero pentatonic siya. Ito. ACD. And then E flat, E, G. Okay, tapos ililipat mo lang ng one octave up yun. Same shape. Oh, so maganda rin doon yung fingering niya, 1-3-4-1-2-4, nag-alternate. So 1-2-4-1-2-4.
Yan. Yeah, 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 yan. So, ang bilis eh. Ah, shred pentatonic. Ano, ginawa niya yun dun sa solo niya sa San Francisco. May isang sequence yung ginawa niya yun. Yeah, yeah, yeah. Parang... Yung apply mo yung pattern mo kanina, yung alternate at saka yung legato. Okay. Yeah. So tandaan mo na lang, 1-1-1-3-4-1-2-4. Ay, yung weird, hindi ko masyadong komportable pag yung ito eh, yung ito. Ah, yan. 1-3 okay, and 4. Okay. Parang komportable. Ano ko eh, kahit anong ginagawa ko, 1-2-4 parate. Kahit grabe yung stitch. I see. Minsan mas komportable ko eh pag ano. Yan. Yan. Tapos ang maganda nun, ang bilis i-octave. Oops. At saka ito lang oh. Kahit i-repeat mo, para siyang blues lick na super speed. Pinky band. Pinky band! Meron na akong gagawin bukas. Yeah. Kasi iba yung tunog niya sa ganyang blues na run eh. Oh. Yung pag naka-stick ka dito sa box. Yeah. Actually, diba? mas para siyang piano. Mas para siyang piano, di ba? Yung yeah. Yung ganyan lick ng piano, di ba? Parang ganun. Okay. Meron akong gagawin bukas. Pero yeah, lagi ako 1-2-4. Nakaka-addict yan eh. Nice. Okay. Yun. Ay, okay na yan. Marami na yan. Yung current release mo yung Sonic Spaghetti. Nabanggit mo na kanina yung ibang songs eh. Pero ano pa yung mabibigay mong background behind the EP? Actually, yung Sonic Spaghetti super experimental EP siya. Kung pakinggan mo dire-diretso, wala kami rinig na theme kasi iba-iba tunog niya. Ang dami kong pinaglalaroan yun eh, sa production, songwriting, approaches. Kunyari, sa Sonic Spaghetti, naalala ko, ano, ang ginagawa ko lang nun is, sinusubukan ko mag-produce ng something na tunog K-pop, yung sinabi ko nga kanina. Wala lang, gusto ko lang gumawa. Tapos, naisipan ko nga kantahan eh, parang wala lang. Wala lang, gusto magpapaka pop star. Pero nung linagyan, yung dami kong mga linagay na elements, yung naglagay ako ng mga ibang layers ng kicks, mga ganyan. Habang ginagawa ko, naisipan ko, sarap lagyan ng gitara to ha. Yung simula na idea na gawin kong guitar EDM type of stuff. Sabay-sabay mo sila, sinulat mo sila in one sitting or may nauna? Hindi, different times. Actually, in a span of 6 months. Ano yung naunang song? Nauna kong nasulat is Living Dead Romance, yung LDR. Mahaba yung kwento niya eh, basta ang masasabi ko lang is na-inspire ako kay JB. Shout out JB. JB ulit. JB ulit.
Okay. Pero nagkukwento na kami at bigla ako nasulat. And siguro yun yung first dive ko, yung pinakauna kong dive into synthesizers. So pinag-aralan ko mga arpeggiators, pads, hanggang doon ako naglaro. Doon ako naglaro. And at that time, hindi pa ako masyado komportable with synths kasi utak gitarista pa talaga ako eh. Lahat lagyan ng gitara, lahat ng layers gitara, lahat. Ano, kunyari yung mga pads na naisipan ko, gitara na marami, gitara na makapal ang reverb at delay, ganyan. Pero nagkaroon ng ibang kulay yung ano eh, yung tunog nung hinalo ko with synthesizers yung tunog ng gitara. And ayun, yun yung first dive into synthesizers. Yung bounce naman is nausulat ko yung riff, yung main riff niya. Nasulat ko na like months before pero hindi ko pa nalalagay sa kanta. And yun, nakuha ko yun ni Biru, yung main drive ko. Bala ko gumawa ng demo video. Parang ano lang, playthrough, ganun. So naisip ko yung riff ko kasi bagay eh. Actually yung riff nung bounce, yun yung ginamit ko pang testing nung Nibiru. Yun yung parang, oh shit, okay to. So, una ginawa ko siyang playthrough lang nung riff. Tapos, konting extension lang para humaba yung video. Lagay ako ng chords, ganyan. So, isip ko, parang, uy, magandang gawing kanta to. So, doon na-develop yung bounce. Sobrang hilig ko talaga sa catchy melodies. Kahit paulit-ulit, kahit sobrang simple. Basta yung tatatak talaga sa utak mo. Kaya nasulat ko yung hook niya dahil meron akong nakanta sa bus dati. Parang okay, sige. Re-record ko sa phone ko. Tapos yung naghahanap ako ng magandang hook for the chorus, pumunta na lang ako sa archives ko ng mga voice recordings ko. And parang, uy, okay to. Tapos nalagyan ko na ng synths. Binagyan ko na rin siya ng synths pero sobrang minimal lang. Ayoko siya magtunog overproduced. Kasi gusto ko talaga lumitaw yung melodies ng kanta. Then, ayun. Actually, re-release ko na siya prior. Re-release ko siya last year eh. Bago ko pa nasulit to Sonic Spaghetti single. Yun, naalala ko yun. Nilabas mo yung bounce eh. After nung gig natin yun eh. Yep. Sometime after nung gig natin. So, yung ano lang eh. Na-re-release ko siya sa EP ko. Dahil hindi ako masaya dun sa pagka-produce ko dun eh. Hindi pa ako masyado magaling sa mixing nun. Hindi talaga ako magaling mag-mixing dun. Talagang... habang nagmi-mix ako, nanonood ako ng tutorial. Parang, okay, pag kick, okay, ganito compression. Okay, pag kick, ganyan. Kahit hindi bagay. Tapos nag-overthink talaga ako dun. Pero, yung napahinga ko, tenga ko, nung ilang months, parang nagkaroon ako ng magandang perspective or approach kung paano ko itatackle yung songs. So, ginawa ko, maganda siya i-pair with the other two songs. Wala lang, sarap lang i-sound trip. Wala akong naisip na kwento or anything. Basta dinikit mo lang sila sa isa't isa. Parang instantly na yung mood ko. Parang mood booster siya parate. So naisip kong okay, gagawa akong EP na sama ko yung songs na to. Okay, tapos yung Sonic Spaghetti naman. Yung Sonic Spaghetti, ayun, yung sinabi ko, actually, ginagawa ko siyang K-pop na song. Tapos naisip ko, ganda, sarap gawa ng guitar. Karamihan ng mga guitar lines dun sa Sonic Spaghetti. Sinulat ko sa keyboard eh. Minidi ko muna. Nahilig ako sa tunog ng mga bells and ng mga analog synths. So parang sinulat ko muna dun. So... yung mga ibang arpeggios na ginagawa ko dun sa songs, parang inspired dun sa piano stuff. Yung, kasi sinabi mo parang ang original na idea mo is to make K-pop songs. May lyrics ka ba? May lyrics ka ba sa mga yan? Minumumble ko lang. Pero kinakanta ko melody. Okay. Melody na. Random words na nagra-rhyme. Okay. Kasi natanong ko lang kasi yung latest album ni Paul Gilbert, yung nagsaslide siya. Yung blues rock. Yeah, yung blues rock. May lyrics pala yun eh, yung bawat kanta. Oh. Pero hindi niya kinanta yung lyrics, kinanta niya yung melody sa gitara. And then as he was playing the melodies,
kinakanta niya yung lyrics sa utak niya. So parang alam mo yan, paano palalabasin yung lyrics sa guitar. Interesting yun eh. Kasi may isang part, ako interview yata with JHS, yung isang kanta niya, kinanta niya yung lyrics kay Josh Scott. Kinanta niya yung lyrics doon sa nag-i-interview sa kanya. Pero hindi niya kinanta yung lyrics sa recording. Which is interesting. Weird. Weird, di ba? It's how his mind works eh. Yung ano naman, yung EP as a whole naman, actually, isa siyang sonic description kung paano ko sinusulat ang, paano ako nagsusulat, kung how I write my music. Kasi, yung mga ginagawa ko dun sa EP, it's accumulation siya ng years of practice and ano, years of noodling. Yung mga random stuff na ginagawa ko sa guitar. So, yung, when pinot together ko sila, yung mga ibang mga pinapractice ko, parang nagluto nung something na yung main ingredient, yung noodles, yung noodling na ginagawa ko. Okay. Yung mga noodling na ginagawa ko, naging dun nabuo yung songs. Yung naglagay ako ng melodies or hooks, yung tingin ko yun yung sauce. Yun yung pinakalasa nung kanta. Yung para sa akin, yung pinakalasa nung kanta is melodies tsaka hooks. Tapos, tinap ko siya with spices na ang tingin ko sa spices ay mga synthesizers, sound effects, mga layers. So, yung melodies and guitar parts, yung iba, yung sinabi ko nga, ginawa ko nga sa MIDI. Pero, karamihan pa rin ang mga ginagawa ko dun sa EP is yung mga nanonoodle ko over the years. Like yung riff nung, main riff nung Bounce, ninonoodle ko lang siya. Actually, para nga siyang pet lick eh. Kasi every time na hawak ko ng gitara, magda-drop D ako, tapos yung gagawin ko eh. Pero drop C sharp siya. Okay. so yung title track and everything else dun sa album is basically a bunch of noodles in a rich, meaty, melodic sauce topped with cheesy synth sounds and spices with sound effects. Kaya tawag ko sa kanya Sonic Spaghetti. Nice. Ano advantage ng releasing EPs versus like full-length albums? Sa full-length, kasi ako as a listener, may mga hindi ako pinapakinggan eh. Yung attention span ko talagang magpo-focus dun sa mga title tracks, mga side A stuff. Kaya isip ko three songs na lang para at least mabilis sa sound trip and talagang magfo-focus ka on those three tracks. I see. Alam ko, yun lang yung take ko dun. Oh, kasi actually, iba nga, singles eh. Like, one single a month, ganun. Or one single a week, di ba? Okay, naisip ko rin yun. Pero, para sa akin, nabibitin ako sa sarili ko eh. Mag-release ka ng single, tapos, after nun, parang series, manonood ka ng isang episode tapos maghihintay ka pa ng isang one week for the next. Kaya naisip ko parang yung ginagawa ng Netflix, isang bagsakan lahat. So, pwede ka mag-binge listen. O, sabagay. Kasi, like yung huling album ng Metallica, ang galing ng pagka-release nila yan eh. Full-length album siya, pero nirelease nila as singles lahat ng kanta. Na, talaga? Oh, so, parang every month? Hindi. Hindi naman every month. Parang every, within a span of 1.5 weeks or 2 weeks, lahat may... Release lang sila ng release. Oh, yung isang inuna nila sa YouTube, new music video, new song, ganun. Tapos, 2 days after, bago na naman. 2 days after, bago na naman. Ayos nga yun eh. So, bawat kanta, may music video na. Kumbaga, yung buong album, naging lahat singles. Nauna na yung hype. I-budget sila para dun eh. Nauna na yung hype para sa mga songs. And then, paglabas nung mismong album, saka bumili uli yung mga tao. Kumbaga, na-maximize nila lahat ng available na platforms for all of the songs. Not just yung labas ka ng album tapos isang single lang yung mapapansin. Alam mo yun? Grabe yun. They're everywhere. Oo. Kasi naging, alam mo, yung sa YouTube pa lang eh. Siyempre, paglabas ng unang song, excited lahat ng Metallica fans. So, pag trend nun, paglabas ng susunod, sasakay yun sa trend nung nauna. And then tuloy-tuloy. Uh-huh. Na-realize ng mga tao na, teka, isang buong album to nire-release nila isa-isa. Ano na yun? Yes, nga yun. Magandang... Okay na strategy yun kasi nga parang never nawawala yung nila,
yung momentum in that span, in that time span, yun yung tingin ko rin pag nagre-release ng single eh. Ay, ewan ko, yun yung tingin ko, ang weird pag nawala ng momentum eh. Kaya kailangan consistent. Oh, kasi yun yung pinakamalaking kalaban natin eh. Complacency. Complacency. Kunyari, yung video mo nagkaroon ng, ah okay, nagkaroon ng isang katutak na hit, sige pahinga muna ako. Hindi eh. Actually, habang active yung isa, dapat pinaprepare mo na yung susunod. Oh, eh. Parang boxing eh. Kailangan, parang, kailangan yung pagkasapak mo nakahanda na yung isa. Actually, dapat nga 2 moves ahead ka mag-isip eh. Paglabas mo ng whatever, kung ano yung nilabas mo ngayon, you should be working on your 3rd release. Actually, yun nga eh. Kasi yung quarantine, yung time away from everything, ngayon ako nagkaroon ng ano eh, time para niya, gumawa ng social media plan, gumawa ng release plan. Hindi ko naisip yun nung dire-diretso pa kasi nga, grabe requirements, tapos nagtuturo pa ako. Iba yung focus mo eh. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng time para, okay, isipin ko, okay, yung video na to, next month ko gagawin. Pag na-delay, sige, gagawa ako ng isang katutak na filler videos bago ganyan. Tapos, after nung launch ko na ito, magla-launch pa ako ng isa, okay, tapos by the end of the year, sige, subukan natin mag-launch, mga ganyan. That's one aspect na medyo fini-figure out ko pa. Struggling pa ako. Naging topic namin ni RJ ito eh. Magkakaroon ka ng really productive na spurt, di ba? Gawa ka ng content, ganito, edit mo lahat, na-schedule mo na lahat. Ganito. Tapos isipin mo magpapahinga ka. And then since naka-automatic, parang in the back of your mind, parang, ah, okay lang, pahinga pa ako kasi marami naman nakapila eh. until mapansin mo na lang na-publish na yung pinaka-last mong pinipare tapos wala kang ano na gagawin ko? Wala kang pang sunod. Oh, yun. Eh, especially sa mga Pinoy, sanay tayo na kung tayo, spur of the moment, alam mo yun? Instead of planning ahead. Yung long game. Yeah, yeah. Yung sa akin naman, ang problema ko is, hindi ako makapaghintay. So, makapaghintay. Ito. Minsan, lalo na pag-excited ako sa, let's say, particular video na ginawa ko, or particular song, ganito. Gusto ko ilabas ka agad. Hindi ako makapaghintay. Like ngayon, I've been good na regular schedule yung upload ko sa YouTube. Kaya lang, pag masyadong marami akong nilalagay na upload, syempre, kung twice a week mag-upload ako ng 4, yung pang-4, that's like 2 to 3 weeks away, di ba? Parang feeling ko luma na yung video na yun at the time of its release. Kasi within the 2 to 3 weeks na in between, maraming nangyayari dun eh. Nandun yung umay sa video. Oo, parang... Or let's say meron akong ginawa. Gusto ko na ilabas to kaya lang meron akong naka-schedule na 4 pa eh. So maghihintay yan, alam mo yan. So yun yung kailangan kong labanan. Kailangan hindi ako magmadali. Ako naman yung kailangan ko ayusin ngayon, yung kailangan ko labanan ngayon is yung complacency nga. Minsan may araw na okay. Nakagawa ako ng tatlong video. Tapos pahinga muna ako, magtutukay muna ako. Tara na lang, tanggal umay lang sa music. Tapos yung tenga na yun, bigla mawawala momentum ko, yung productivity ko. Tapos biglang lilipas 2 araw na wala akong ginagawa. Kaya kailangan ko ayusin yung disiplina ko eh. Although once in a while okay din yun. Kasi parang... You know, break. Once in a while. Pero ako siguro, once a month may ganun. May ganung time ako. Okay, buti nga once a month eh. at least once a month lang. Actually, kung productive ka for 3 weeks and then meron kang 1 week off, okay na rin yun eh. Ganda strategy yun ah. Oh, di ba? Yung okay rin, siguro yung okay din sa akin, sobrang competitive din ako eh. Parang meron ako nakitang, si ganyan naglabas ng ganyan. Okay, aaralin ko yung video niya, papag-aralan ko yung mga ginagawa mo, tapos kailangan ko itap yan. May ganun akong competitive side, kaya siguro, yun yung laging, yun yung nagsuspark parati ng productivity ko.
napansin ko rin yan sa mga sa ibang YouTube channels. Merong YouTube channels na ang content nila is reactive sa mga nangyayari sa kanila at the time. So yun yung paano? Yun yung para mga reaction videos? No. I mean, not necessarily reaction video, but yung content nila is based on what is happening around them. So usually yun yung mga ano? Yun yung mga gumagawa ng vlogs, content. Gumagawa ng content, tapos pagkagawa nila, release nila kaagad. Ganun yung workflow nila. For example, si Davey 504. Di ba? Si Davey 504, ang strategy niya is revolves around him interacting with his followers. Mm. Oh, di ba? So, yun ano niya. Grabe rin yung engagement. Oh, di ba? Slap like now, yung ano, help me unban myself, yung mga ganun. So, or yung mga pseudo feuds niya with the other YouTube channels. Two set violin tsaka si Herman Lee. Tsaka si Dedu. Tawa din eh. Oh, di ba? Pero kasi yung sa Two Set Violin, bagong video 'yun eh, tapos nag-react siya kaagad. Tapos nagkaroon na ng interaction between them. That's an example of a reactive workflow. Hindi nakaset yung content mo based on a specific plan. Kumbaga nagre-react ka sa nangyayari sa iyo. Kumbaga sobrang dynamic. Yeah. And then may iba naman like si Henning Poli, si HP. HP42. Yung nagde-demo na German na kalbo. Baka napanood ko na isang basta anyway, one or two videos niya before. Kanyan eh. Sa mga YouTube demo guys, isa siya sa mga OG. Siya naman. Parang sila Gearman dude. Hindi. After siya ni Gearman dude. Super OG. Anyway, so siya naman, let's say Nam Show, buong 3 days, I mean, hours and hours of footage yung sinushoot niya. Talagang continuous. As in, kung kaya niyang ishoot lahat ng brand sa NAM, meron siyang video sa lahat ng brands sa NAM. Tapos nun, bukod pa yun sa mga videos na ginagawa niya na pinapadala sa kanya, you know, to demo and all that. And then, nire-release niya yun as he edits. Kaya yun yung, ano eh, yung sinusubukan ko i-develop, yung continuous content pa rin. Kasi ngayon, ano eh, pag nag-upload ako, in 1 month, makapag-upload ako ng mga one video a week or mga in one week, makapag-upload ako 3 videos. Tapos after nun, ano na gagawin ko? Yun yung kailangan ko i-develop, yung kailangan continuous brainstorming kung new ideas, kung ano pa pwede gawin. Kasi walang tag dito, walang pressure. So dapat i-pressure natin sarili natin. To a certain degree. Yung nga, pag totoo. Yung nga, pag para sa akin ano eh, yung for the first ilang months ng quarantine, nakita ko siyang opportunity ano to gawin lahat ng mga gusto kong gawin nung hindi ko nagawa yung ano, dire-diretso pa kasi. Yeah. So yung pre-nature ko is huwag sayangin yung mga araw na walang pasok. Kasi baka mamaya magkaroon ng... Kasi hindi ko alam kung ano eh. I don't know how long it will last eh. Pero kaya nung medyo napatagal na yung lockdown, na-extend, yung pressure ko sa sarili ko na wala, ano, bumaba nang bumaba. Kaya yung productivity ko bumaba rin na bumaba. Medyo nababa din. Kasi parang alam mo na, okay, alam ko walang pasok bukas. Alam ko next week wala pang pasok. So, yung complacency na yung kailangan ko talaga tanggalin. Yeah. Problema ng lahat ng tao yun. Hindi lang tayo. Yeah. So, anyway. Ano pa yung mga plans mo? Right now, meron yung mga videos na nakaplanong na planong ilabas. Continuous content creation lang, gear demos, gear videos. Siguro yun yung gusto kong gawin consistent, continuous growth lang nung YouTube channel ko. Ayun, magde-demo ako ng mga products na magko-collaborate ako with GC Rockboard, yung mga products na binabenta nila sa site nila.
Feed your gas. Use discount code GCPERF10 for 10% off your entire purchase from GCRockboard.com. There's no expiration date and you can use the code multiple times. So happy pedaling. As of now, hindi ko pa alam kung ano yung mga ide-demo ko. Uh-huh. Pero siguro alam nyo na future watchers. Saan yung host yun? Sa GC Rockboard na YouTube o sa YouTube mo? Or both? A bit of both din. Okay. By now, siguro labas na yung isang music video. Ang hirap i-glue yung timelines. So siguro pag pinapanood nyo to ngayon, nalabas na yung music video nung isang song ko, Living Dead Romance or LDR. Pinicture ko si Arabella Medina dun sa music video. So all the links are in the description. So make sure you check them out. Okay, Jocks. So where can they follow you and subscribe and get your stuff? Check out my YouTube channel, Choco Rian Taso. I'm trying to dish out consistent content doon. I'm trying. sinasanay ko pa rin sarili ko doon sa sistema. Spotify, Apple Music, and other major music platforms, music distribution platforms. Joko Rian Taso. Follow me on Instagram at Rian Taso Jocks. Follow me on Twitter at Rian Taso Jocks din. Follow mo ako sa Twitter if mahilig ka maka-receive ng sports updates. okay. Lalo na boxing and NBA. Okay. Tsaka MMA. Okay. Like my Facebook page, Joko Rian Taso. Ayan. Okay, good. So again, lahat ng links na yun nasa description box din. So make sure to check it out and yun. Enjoy niyo yung lahat ng content ni Joko. Support natin sila. Yay. Okay? And see you, Jocks. Thanks for the time and for the insights. And hopefully next time magkita tayo, we can do something like this pero in person na after all this passes. Yep. Okay? Sige. Okay, sige. Ingat.